Kabanata 261. Isang 20 taong gulang na lalaking nakasuot ng puting damit ang ganap na tot-antong sa altar at dadalhin ang kapalaran ng bansa na magiging pinaka-nakakatakot na figure sa mundo. Bakit lilito ang gayong nakakatakot na pag-iral sa Preston? Nakatayo pa siya sa harapan niya. Pinitik ni Blake Darby ang kanyang mga daliri at ngumiti. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakalagay sa kanyang baywang, at siya ay may hawak na isang itim na hawakan ng espada. Ang espada ng Northern King ay malapit ng mabunot. Ang sinumang dayuhang martial artist na hindi nagsumite ng opisyal na liham ay papatayin ng walang awa. Ito ay isang mahigpit na batas. Napuno ng takot ang mga mata ni Ichiro Takagi. Hindi niya maiwasang mapatingin sa kaliwang kamay ni Blake. Hindi niya pinansin ang itim na dulo ng espada. Sa halip, nakatingin siya sa manggas ng kaliwang kamay niya. May isang maliit na gintong kilin na nakaborda dito. Ang simbolo ng hilagang hukbo, ang gintong kilin. Ang mga ordinaryong tao ay mahahanap ito sa internet. Paanong hindi makikilala ng mga dayuhang martial artist na ito ang simbolong ito? Wala na ang dating kayabangan ni Ichiro at hindi na mapigilan ang takot sa kanyang puso. Nanginginig ang buong katawan niya. Mga martial artist mula sa labas ng hangganan. Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Blake. Nasaan ang iyong opisyal na sulat? Kamahalan, mayroon akong pasaporte. Bumalik sa katinuan si Ichiro at naglabas ng pulang passport. Commander, isa itong ordinaryong pasaporte. Kinuha naman ito ni Sammy Dudley at nakasimangot pagkabukas nito. Bilang isang martial artist, kung mag-disguise ka bilang isang ordinaryong tao at tumawid sa hangganan, ikaw ay maituturing na isang hidden agent sa labas ng mga hangganan. Papatayin ka on the spot. Ayaw gamitin ni Blake ang Northern King Sword. Sa mataong lungsod na ito, mas mabuting gamitin ang Northern King Sword ng mas kaunti. Ito ay isang pamatay na sandata. Sa gininto ang edad na ito, oras na para magpigil. Katulad ni Blake mismo, gaano man siya kakilakilabot sa hilagang teritoryo, dapat niyang pigilan ang sarili sa pagbalik niya sa Preston. Ito ay hindi lamang upang gawing komportable ang kapital. Para na rin sa kapakanan ng mga mahal niya sa buhay. Ang nakakatakot na layuning pagpatay na naipon sa kanyang katawan ay madaling makasakit ng mga ordinaryong tao. Maaaring supilan ng layunin ng pagpatay ang puso ng isang tao. Maaari rin itong makasakit ng mga ordinaryong tao. Isang hakbang pasulong si Sammy, at isang nakakatakot na presyon ang bumalot sa lupa. Nakayuko ang malalakas na talim ng damo, at napigilan ng momentum ang 10,000 tao. Ito ay isang diyos ng digmaan. Napuno ng takot ang mga mata ni Ichiro. Sa wakas ay makumpirmo niya na ang binata na nakasuot ng puting damit sa kanyang harapan ay ang kasalukuyang Northern King. Ang gayong karakter lamang ang magkakaroon ng karakter sa antas ng War God sa tabi niya at handang maging subordinate niya. Nagpakita ang mga mata ni Hugo Skeeter ng kawalang kakayahan habang mahina niyang sinabi, "Young Master Blake, pakiusap huminahon ka." Si Ichiro ay isang negosyante lamang na kumakatawan sa Zuko Association. Ang kanyang ama ay isang mataas na ranggo. Oo, oo, ang aking ama ay ang diyos ng digmaan ng Zuko Association. Panginoong Northern King, hindi mo ako mapapatay. Sabi ni Ichiro sa nanginginig na boses. Hilinggan si Eighth Brother na personal na pumunta sa bangko at maghatid ng hilagang military sword token sa kanyang ama, mahinang sabi ni Blake habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Dito, ipinadala ni Sammy ang mga salita ni Blake pabalik sa hilagang teritoryo. Kapag nasabi na ang mga salita ni Haring Blake, ito ang magiging utos ng Northern King. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Ito ay tahasang paghamak. Hindi kailanman inilagay ni Blake ang Zuko Association sa kanyang mga mata. Hiniling niya kay Matthews, na nasa ikawalong ranggo sa nangungunang 10 malupit na lalaki ng hilagang hukbo, na personal na pumunta sa Zuko Association sa bangko at ihatid ang hilagang military sword token. Gusto niya ang ulo ng ama ni Ichiro. Marahil ay may ibang kahulugan sa likod nito. Sa sandaling ito, mapatla ang mukha ni Ichiro. Hindi niya inaasahan na magdadala siya ng kapahamakan sa kanyang ama. Napangiti ng mahina si Blake. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko kailanman siniseryoso ang iyong tinatawag na Zuko Association.
Kapag may oras ako, bibisitahin ko ang presidente mo. Ang kanyang mga salita ay naglalaman ng layuning pumatay. Si King Blake ay isang walang awa na tao na kayang pumatay sa tatlong presidente ng Black Sword Association ng Namor, at ang bagong presidente ay labis na natakot nang siya ang pumalit. Kasabay nito, maaari rin niyang patayin ang mga ikatlong presidente ng Zuko Association at manginig sila sa takot. Tinitigan ni Blake ang mga dayuhang bansa ng may puot. Hindi mo ba alam ang dahilan? 40 na ang nakalilipas, 1,000,000 tropa mula sa 3 dayuhang bansa ang tumawid sa hangganan at pumatay ng 700,000 hindi armadong lalaki mula sa Ludwig. Ang utang na ito ng dugo ay mas malaki kaysa sa langit. Paano malalampasan iyon ng Northern King? Ang hilagang hukbo ay ang kahalili ng hukbong Ludwig. Para sa hukbong Ludwig, nag-iisang pumunta si Blake sa kabisera at nasaktan ng maraming makapangyarihang pamilya sa kabisera. Ni hindi man lang niya binigyan ng mukha si Dominic Lowe. Halata na ang bagay na ito ay isang tinak sa puso ni Blake. Ngayon, isang dayuhang martial artist ang talagang nagpakita sa harap ng manor ng pamilya Darby sa isang marangal na paraan. Ito ang tahanan ni King Blake. Akala ba niya ay mabuting tao si Blake Darby, ang walang awan na taong ito? Kung wala si Zana Thomas at Heather Sage sa kanyang tabi, walang makakapagpainit sa uhaw sa dugo ni King Blake. Ang Northern King pa rin ang Northern King. Ang kanyang layunin sa pagpatay ay hindi kailanman napigilan. Lumingon si Blake at sumayaw ang kanyang kilin robe sa likod ng kanyang mga balikat. Malamig siyang tumayo doon at walang pakialam na sinabi, patayin silang lahat. Opo, Ginoo. Walang kabuluhang inatake ni Sammy. Sa isang iglap, hinugot niya ang itim na gintong espada sa kanyang baywang at ginawa itong itim na laso. Nagmamadali siyang sumulong na may nakamamatay na aura. Agad namang natakot si Ichiro. Wala siyang lakas ng loob na labanan ng War God. Bigla niyang inunat ang kamay at itinapon ang dalawang bodyguard bilang panangga para harangin si Sammy. Siya naman, tumalikod at tumakbo. Malamig ang tingin ni Sammy, at hindi pinabagal ang kanyang mga pag-atake. Pagharap sa 2 taong naniningil sa kanya, hindi siya umiwas. Bigla siyang tumalon at tinapakan ang likod ng 2 tao. Agad na tumaas ang kanyang bilis. May mga bakas ng dugo na pula ang lumitaw sa kanilang likuran. Ang kanilang mga panloob na organo ay tila nabasag, at ang kanilang mga katawan ay lumubog ng malalim sa lupa. Ang ganitong uri ng lakas ay nabigla kay Hugo Skeeter. Pagpapalabas ng puwersa mula sa kanyang mga binti. Antas ng Marquis. Hindi siya isang war god, ngunit isang Marquis level character. Gaya ng inaasahan sa Northern King, ang mga tao sa paligid niya ay pawang mga Marquis figure. Tigilan mo siya. Namutla ang mukha ni Ichiro habang sumisigaw. Swoosh! Sa sandaling natapos siya sa pagsasalita, ang mga binti ni Sammy ay sumabog ng may mahinang puwersa, at ang kanyang bilis ay lumampa sa 40 metro bawat segundo. Nakakatakot ang bilis. Ito ay simpleng hindi makatao. Wala pang 20 metro ang layo ni Sammy kay Ichiro. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na niya ito. Isang malamig na itim na espada ang dumaan sa isang iglap. Ang matinding sakit ng kutsilyong tumutusok sa puso niya ay nagpaliit ng mga balintataw ni Ichiro, at umagos ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Paus niyang sinabi, ikaw. Hindi ka pababayaan ng Zuko Association. Lahat ng miyembro ng Hilagang Hukbo ay naghihintay sa iyong pagdating. Nakatayo si Blake sa tuktok ng maliwanag na bulwagan habang nasa likod ang mga kamay na parang nagde-declare ng digmaan. Namatay agad si Ichiro. Ang 6 na bodyguard na dala niya ay pawang mga martial artist. Nang walang pagbubukod, lahat sila ay namatay sa trahedya. Desidido si Sammy na hawakan ang lahat. Si Logan Hall ay sabik na lumapit upang linisin ang kalat at tinawag ang pangunahing pangkat ng Preston upang magpadala ng mga tao upang kunin ang mga bangkay. Si Ichiro at ang iba ay foreign martial ops sa mga artista. Ang mga pasaporte na ginagamit nila ngayon ay hindi nila dapat gamitin. Nang pumasok ang mga martial artist sa bansa, kailangan nilang magsumite ng opisyal na liham. Kinailangan silang ma-verify at ma-aprubahan ng kabisera garrison. Ang mga kondisyon ay lubhang mahigpit. 99% ng mga dayuhang martial artist ay hindi nakapasok sa bansa kahit na nagsumite ng aplikasyon.
Kaya naman, bilang isang dayuhang martial artist, kung pumasok si Ichiro sa bansa gamit ang pasaporte ng isang ordinaryong tao, makikita siya bilang isang foreign hidden agent. Siya ay makikita bilang isang dayuhang martial artist at papatayin kung may makasalubong sa kanya. Anuman ang kanyang pinagmulan, siya ay papatayin. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay napakakaraniwan. Gayunpaman, si Blake ay isang walang awa na tao. Siya ay nasa hilagang teritoryo mula noong siya ay bata pa at hindi alam ang pangunahing sitwasyon sa bansa. Bukod dito, ayon sa mahigpit na batas, walang problema ang pagpatay sa mga dayuhang martial artist na nagkukunwaring mga ordinaryong tao on the spot. Walang magawang ekspresyon si Hugo habang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang binata na nakasuot ng puting damit sa ibabaw ng maliwanag na bulwagan. Mula nang malaman niyang si Blake ang Northern King, hindi na siya nagulat. Kabanata 262. Tila matagal nang alam ni Hugo Skeeter ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang malamig na espada ni Sammy Dudley ay hindi pa bumabalik sa kaluban nito. Lumingon siya, at dama po ang malamig niyang tingin kay Hugo. Halata naman na gusto niyang makipag-ayos sa kanya. Siguradong iimbestigahan ang mga nakipagsabuatan sa mga dayuhang martial artist. Si Blake Darby ay kumilos na parang hindi niya ito nakita, tahimik na pinahintulutan ang eksenang ito na lumaganap. Marky Dudley, 10 taon ka ng hidden agent sa NUMAR. Naaalala mo pa ba ang 8 mahigpit na batas ng hilagang hukbo? Ngumiti ng mapait si Hugo. Siyempre, naalala ko. Itinuro ni Sammy. Inilibot ni Hugo ang kanyang mga mata. Nagpahiwatig na siya ng malinaw, ngunit itinutok talaga ni Sammy ang kanyang talam sa kanya. Sobra lang ito. Magkapatid silang lahat. Kailangan bang pilitin siyang maging walang awa? Kailangan niyang pilitin siyang ibunyag ang kanyang tinatagong pagkatao. Huwag itutok ang iyong espada sa iyong mga kasama. Sabi ni Hugo sa mahinang boses. Ano? Halos sumabog si Sammy. Nagdilim agad ang mukha niya. Hindi tanga si Sammy at naintindihan kaagad ang mga salita ni Hugo. Siya ang hidden agent ng North. Mga kapatid. Ilang especially iyang itinanim ni Second Brother Cardon sa bansa. Anong uri ng mga tao ang 100,000 na katagong ahente? Sobra na ito. Ang lalo pang naghinala kay Sammy ay si Second Brother Cardon ang namamahala sa mga hidden agent ng North. Ilang taon na ang nakalilipas, naitala ng mga lihim na archive ng Hilagang Hukbo na mayroong 100,000 na katagong ahente sa Hilagang Hukbo na nakakalat sa buong mundo. Talaga bang 100,000 lang sila sa Hilagang Hukbo ngayon? Hindi na naniwala si Sammy kay Second Brother Cardon. Ang moldito na pile na iyon ay mas masama kaysa kay Matthews. Noong bata pa siya, sobrang nakakatakot ang kanyang isip. Hindi pa siya natalo sa taya sa kanyang mga kapatid. Sa sandaling ito, tumalikod si Hugo at kinuyam ang kanyang mga kamao. Lumuhad siya sa isang tuhod at sumigaw, ang nakatagong ahente ng Northern Army, si Hugo Skeeter, ay bumabati sa commander. Nakatayo si Blake sa bubong, naliligaw sa hangin. Matagal siyang natahimik. Inutusan ka ba ni Luther na pumunta sa pamilya Darby para talakayin ang pakikipagtulungan sa ngalan ng Hugo Corporation? Tanong niya. Hindi, hidden agent ako sa North, pero young chairman din ako ng Hugo Corporation. Kailangan ko pang magtrabaho. Hindi ko alam na ito pala ang tahanan ng commander bago ako dumating. Paliwanag ni Hugo. Kailangan niyang magpaliwanag. Kung may hindi pagkakaunawaan si Blake, siguradong bugbugin niya si Cripple Cardon hanggang mamatay. Kung si Hugo ay inutusan ni Luther Cardon, nangangahulugan ito na pinakikialaman niya ang buhay ni Blake Darby at ginagamit ang mga nakatagong ahente ng Hilaga para pahirapan siya. Gayunpaman, mas nag-alala si Hugo. Napilitan siyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Mula sa sitwasyon ngayon, masasabi ng sinumang may utak na kung hindi umamin si Hugo, baka siya ay pinatay sa lugar ni Sammy sa susunod na segundo. Kaya naman napabuntong hininga si Hugo sa pag-aakalang pinilit siya ni Sammy na ibunyag ang kanyang pagkatao. Dati, hindi ibinunyag ni Hugo ang kanyang pagkakakilanlan dahil hindi niya inaasahan na idawit siya ni Sammy. Higit sa lahat, kung ilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan, ang mga tagalabas na tulad ni Ichiro Takagi ay tiyak na mamamatay.
Mayroong tuntunin na sinusunod ng mga nakatagong ahente ng Hilaga, hindi sila magpapakita ng kanilang sarili maliban kung nakatanggap sila ng mga utos ng militar. Ang susi ay dumampi na ang malamig na espada ni Sammy sa ilong ni Hugo. Kung hindi siya nagpakilala, talagang tinadtad na siya. Si Hugo ay hindi isang pedantic na matandang lalaki, kaya tiyak niyang inamin na siya ay isang nakatagong ahente mula sa Hilaga. Dama po si Blake sa isang iglap, kalmado ang kanyang mga hakbang habang iniunat ang kanyang kaliwang kamay. Sa huli, hinubad ni Hugo ang isang kwintas sa kanyang leeg. Ang pendant ay isang maliit na pilak na kilin. May kakaibang numero sa ibaba nito. Sa lihim na bodega ng Hilagang Hukbo, mahahanap ito ng isa sa pamamagitan ng pagpasok ng code. Ang simbolo ng nakatagong ahente ng Hilaga ay ang maliit na kilin. Ngunit ito ay nahahati sa tatlong antas. Ang tanso ang pinakamababang antas, na tumutugma sa antas ng mandirigma. Ang pilak ay ang pangalawang antas, na tumutugma sa antas ng warlord. Ang ginto ang pinakamataas na antas, na tumutugma sa antas ng war god. Ang alaala ni Sammy ay ang maliit na gintong kilin. Maliban sa makapangyarihang hukbo sa hilagang bahagi, walang ibang puwersa ang handang magpadala ng figure sa antas ng war god bilang isang hidden agent. Lubhang mapanganib na magtanim ng mga nakatagong ahente. Kung nawalan sila ng war god ng walang dahilan, magiging napakasakit kahit para sa iba pang makapangyarihang pamilya na hindi sila makatulog ng isang gabi. Desididong binawi ni Sammy ang malamig niyang espada. Madilim ang kanyang mukha, at hindi siya umimik. Kinasusuklaman niya si Cripple Carden. Sinulyapan ni Blake ang pilak na kilin at alam kung ito ay totoo o peke. Ibinalik niya iyon kay Hugo at ngumiti. Nalantad na ang iyong hidden agent identity. Gusto mo bang bumalik sa hilagang teritoryo o manatili sa Hugo Corporation? Maraming bagay ang dapat gawin sa kumpanya, kaya dapat ay patuloy akong maging isang hidden agent. Tsaka si Commander at Marquis Sammy lang ang nakakaalam ng identity ko, kaya walang panganib. Alam ni Hugo na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi itinuturing na nakalantad. Ito ay dahil hindi problema sina Blake at Sammy, at hindi nila ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang hidden agent. Iginalang ni Blake ang pinili ni Hugo. Bakit mo gustong protektahan si Ichiro kanina? Kumunot ang noo ni Sammy. Ito ang utos ni King Carden. Gamitin si Ichiro Takagi para makalapit sa Zuko Association at imbestigahan ang usapin ng hukbo ng Ludwig. Hindi itinago ni Hugo ang kanyang layunin. Ang lolo ni Ichiro ay miyembro ng milyon malakas na hukbo sa labas ng mga hangganan. Siya ay umasa sa pag-atake sa hukbo ng Ludwig at gumawa ng mga karapat-dapat na kontribusyon, at siya ay inilipat sa itaas na antas ng Zuko Association. Malamang na nais ni Luther Carden na gamitin ang pamamaraang ito upang magpatuloy sa paglusot at pangangalap ng impormasyon tungkol sa nakaraan. Kapag dumating ang oras, ang mga resulta ng iba pang mga pagsisiyasat ay isampa, at ang lahat ng impormasyon ay titipunin sa hilagang teritoryo. Gagamitin nila ito para hanapin ang tao o puwersa na nagpakanalaban sa hukbong Ludwig noon. Gayunpaman, ang landas na ito ay itinuturing na patay. Pati si Ichiro ay pinatay ni Sammy. Si Blake Matthews ay personal na umalis at tumawid sa hangganan patungo sa bangko, dinala ang hilagang militar na sword token sa Zuko Association. Ang reaksyon ng Zuko Association ay kapareho ng reaksyon ni Bangko. Para sa kapakanan ng isang war god mula sa Zuko Association, hindi nila gustong pukawin ang War God of the North. Sa makatuwid, gumawa sila ng konsesyon. Kung hindi sila sumuko, kailangan nilang magbayad ng mas masakit na presyo kapag ang War God of the North ay personal na bumaba kay Bangko. Sa tuktok nito, iginagalang ng hilagang hukbo si Haring Blake Darby at kinatatakutan ng mga nakapaligid na bansa. Sa kapangyarihan ng isang bansa, walang nang ahas na pukawin ang kasalukuyang hukbo sa hilagang bahagi. Ang konsesyon ng Zuko Association ay ibigay ang ama ni Ichiro, si Seisukon Takagi. Pinatay siya ni Blake ng isang sword strike sa pasukan ng Zuko Association, na ikinagalit ng mga martial artist ni Bangko. Gayunpaman, walang nang ahas na pigilan si Matthews sa kanyang pag-alis. Kinailangan pang magpadala ni Bangko ng taong magpapaalis sa kanya. Kung hindi, kung may nangyari kay Matthews sa Bangko,
Anuman ang dahilan, tiyak na mamumuno ang Northern King sa mga kabalyero ng hilaga at diretsyong magmarcha papunta sa Danco. Natanggap ni Blake ang balita mula sa hilagang teritoryo at ngumiti. Kung ang Zuko Association ay walang Black Sword Association, wala silang lakas ng loob. Kung sumuko si Danco ng ganito, ang ating hilagang hukbo ay walang dahilan para sa lakayin ng Zuko Association. Hininaan ni Sammy ang boses. Hiniling ni Blake kay Matthews na ibigay ang hilagang military sword token sa Zuko Association na isang kahihiyan kay Danco. Gusto niyang galitin sila. Hanggat gumawa ng hakbang si Danco laban kay Matthews, ilalabas ni Blake ang utos ng pangalawang Northern King at pakilyusan ang tatlong hukbo ng hilaga upang sumugod sa hanay ng bundok ng Ludwig. Magsisimula sila ng isang matinding labanan at babawiin ang 36 na isla ng Ludwig. Kung maaari, malamang nasasalakayin ng mga tao ng hilagang hukbo ang teritoryo ng Danco. Ang utang ng 700,000 sundalo ng hukbong Ludwig ay babayaran ni Danco ng dugo. Ganito kitikot si Blake. Tahimik, handa na siyang labanan si Danco ng direkta. Para sa hilagang hukbo ng Kabalyerya, hindi nila kailangang gumawa ng anumang paghahanda. Kailangan lang nilang sumunod sa mga utos. Ito ay dahil ang hilagang hukbo ay nasa isang estado ng digmaan araw-araw. Sa pagharap sa 8 bansa sa labas ng mga hangganan, mukhang handa silang magsimula ng digmaan anumang oras. Dahil dito, natakot ang mga pamilya sa Numar. Kabanata 263. Ang 10 leyo ng hilagang hukbo ay naghihintay sa utos ni Haring Blake. Hanggat inilabas ang utos ng Northern King, ang mga awtoridad ng hilagang teritoryo ay tutugan at magwawalis patimog sa Ludwig. Ang kalaban lamang ang makakaunawa kung gaano kakilakilabot ang talas ng malamig na espada. Sa nakalipas na 10 taon, dahil naabot na ng hilagang hukbo ang rurok nito, ang 8 bansa sa labas ng hangganan ay napilitang bumuo ng isang alyansa. Magkagayunman, nang magsanib puwersa ang 8 bansa para harapin ang hilagang hukbo, hindi pa rin sila nang ahas na lumaban sa kanila. Bukod dito, ang Danco ay isa lamang isla na bansa. Sa pagmamalaki ni Blake Darby, hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata. Dati, tila mahinahon na nagbigay ng utos si Blake na hinihiling kay Matthews na pumunta sa Danco upang harapin ang Zuko Association. Sino ang hindi nakakaalam na ang Zuko Association ang numero unong superpower sa Danco? Isa ito sa pinakamakapangyarihang kampan ng Danco. Tahasan na pinuntirya ni Blake ang Zuko Association, walang alinlangan na gustong hawakan si Danco. Sa madaling salita, noon pa man ay gusto ng Northern King na ipaghiganti ang hukbo ng Ludwig. Hindi nagtagal, sa tuwing kumikilos si Danco, naglakas loob silang puntiryahin ang mga tauhan ni Matthews. Kung ganoon nga, nang ahas si Blake na utusan ang 3 hukbo ng hilagang hukbo. Ang 3 Trump Card Army at 300,000 Black Iron Cavalry ay maaaring walisin patimog at lupigin ang Ludwig. Ito ang kapangyarihan ni Blake Darby. Kung siya ay determinadong gumawa ng isang hakbang, ang kabisera ay walang anumang pagtutol. Bagamat bata pa si Blake, kinakatawan niya ang kapangyarihan ni Hansworth. Ang puting tela ay ang kaluluwa ng hukbo. Habang siya ay nabubuhay, siya ang magiging pinuno ng hukbo. Sa utos ng Northern King, tiyak na susuportahan siya ng daang general ng Departamento ng Militar. Ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ng militar ay hindi nagplano. Isang tuntunin lamang ang kanilang sinusunod, pananampalataya sa malakas. Ibibigay nila ang kanilang buhay sa kanilang mga kasama at bibigyan sila ng buong tiwala. Ito ay isang magiting na tao. Ang mga tao ng hilagang hukbo ay pawang mga lalaking tulad nito. Iminungkahi ni Sammy Dudley na i-recruit si Joseph Thomas sa hilagang hukbo. Ang dahilan kung bakit siya tinanggihan ni Blake ay dahil pakiramdam niya ay hindi pa handa si Joseph. Ang hilagang hukbo ay hindi tinanggihan ng mga inapo ng mayayamang pamilya, ngunit ang saligan ay nakapag sila ay pumasok sa hilagang hukbo, sila ay gugugol sa natitirang bahagi ng kanilang buhay doon. Saan man sila magpunta, ang tanda ng hilagang hukbo ay sasamahan sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ngayon na, tumayo si Blake habang nasa likod ang kanyang mga kamay at pinanood si Hugo Skeeter na umalis.
Ang hilagang nakatagong ahente na ito ay may pilak na killing token, kaya tiyak na isa siyang warlord. Pinuntahan ng Logan Hall ang mga miyembro ng pangunahing koponan ng Preston City at nilinis ang mga bangkay sa pasukan ng manor. Ibalik ang mga katawan sa bangko at ibigay ang mga ito sa Zuko Association, sabi ni Blake. Opo, Ginoo. Si Sebastian Wood ang deputy team leader at personal na namumuno sa team. Gayunpaman, kasama nila si Joseph. Kuya Blake, bakit mo sila pinabalik sa bangko pagkatapos nilang patayin? Naghihinalang tanong ni Joseph. Masungit. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Sebastian habang sinasaway siya sa mismong lugar. Joseph, dahil sumali ka sa Preston Team, kailangan mong sumunod sa mga patakaran ng Preston Team. Mahinang sabi ni Sammy. Ang mga miyembro ng pangunahing koponan ng Preston ay hindi kailangang ipaliwanag ang kanilang sarili kapag sila ay may ginagawa. Ang mga humahadlang sa kanila ay papatayin ng walang awa. Sa panloob, ang lahat ay ginawa ayon sa mga utos. Hindi dapat itanong kung ano ang hindi niya dapat itanong, at hindi dapat sabihin kung ano ang hindi niya dapat sabihin. Si Steve Xavier, ang pinuno ng pangunahing koponan ng Preston, ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman sa harap ni Blake. Not to mention Joseph, isang ordinaryong opisyal na miyembro. Tumawa si Blake. Ayos lang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit. Ang layunin ng paggawa nito ay para ipahiya ang Zuko Association at ang 100 milyong mamamayan ng bangko. Ah! Natigilan si Joseph. Hindi niya inaasahan na ganoon kabold si Blake. Dahil gusto kong magsimula ng digmaan. Tumalikod si Blake at umalis. Nagsikip ang mga pupils ni Sebastian at ibinaba niya ang kanyang ulo. Hindi dapat ikalat ang narinig niya ngayon. Kung magsalita sila ng walang kaparerekan, gagamitin ito ng madilim na dibisyon bilang dahilan para lipulin ang mga miyembro ng pangunahing koponan ng Preston. Napatulala si Joseph. Alam niyang nakakatakot si Blake, pero hindi niya inaasahan na ganito pala siya kay Tecot. Sinusubukan talaga nilang magsimula ng digmaan laban sa bangko. Ito ay masyadong kakaiba. Gayunpaman, hindi malalaman ni Joseph ang tungkol sa hukbo ng Ludwig. Noon, ang hukbo ng Ludwig ay mayroong 700,000 piling tao. 15 taon nilang binantayan si Ludwig at ang kanilang mga nagawa ay naitala sa kasaysayan. Pinatay sila at taglay ang reputasyon bilang mga rebelde sa magdamag. Higit pa rito, lahat sila ay nawala ng buhay sa kamay ni Bangko at ng iba pang dalawang bansa sa isang gabi. Nais ni Blake na gumawa ng hakbang laban hindi lamang sa Bangko kundi pati na rin sa iba pang dalawang bansa. Ang 36 na isla ng Ludwig na kanilang sinakop ay ang teritoryo ng Handsworth. Kailangang bawiin ni Blake ang lahat ng ito. Hindi mahalaga ang gastos. Bilang kahalili ng hukbong Ludwig, kailangang ipaghiganti ng hilagang hukbo ang kanilang nakaraang kahihiyan. Kinailangan nilang wasakin ang 3 bansa sa kabilang panig ng Ludwig at gamitin ang kanilang mga espada para sabihin sa kanila na ang malamig na mga espada sa ilalim ng banner ng kilin ay maaaring pumatay sa kanila na kasingdali ng mga asong pumapatay. Matagal nang dumating sina Old Man Zito at Ernest Lanford. Ang dalawang lumang bagay ay nakaskwat sa pasukan ng manor. Sa totoo lang, kahit hindi kumilos si Blake. Siguradong papatayin ng 2 matandang geezers na ito si Ichiro Takagi at ang iba pa. Papatayin ng 2 matandang lalaki ang sinumang dayuhang martial artist na nakatagpo nila. Kuya Zito, tumigil ka sa pag-squat sa pinto. Bumalik ka at maglaro ng chess. Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Blake. Ngumiti ng nakakaloko ang matandang Zito at sinundan siya pabalik. Itinuring nila ni Ernest si Blake bilang ang young master ng kilin, at nanumpa sila na susundan siya sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Hindi ito magbabago sa buhay na ito. Nagising na ang dating vice commander ng Ludwig. Sa tuwing may labanan, ang matandang Zito, ang mukhang tapat na matandang ito, ay nagninangning ng maliwanag. Nanatili si Logan at pinalinas ng mga tao ang damuhan at ang mga mantsa ng dugo. Hindi niya maiwasang magtanong, Brother Sebastian, nasaan ang team leader? Pinamunuan niya ang koponan sa kabundukan ng Preston. May C3 grade kill order si Tina Little sa kanyang likod. Siya ay isang nakatagong panganib at dapat na maalis.
Kung hindi, kung ang lokong babaeng ito ay magtatago sa dilim at saktan ang pamilya Darby, kailangan nating mamatay ng 100 beses upang mabayaran ang kanyang mga kasalanan. Mataimtim ang tingin ni Sebastian. Ang pangungusap na ito ay isa ring paalala na manatili sa pamilya Darby at alaga ang mabuti ang lahat sa pamilya Darby. Huwag kang mag-alala. Si Old Man Zito at Old Man Lanfrod ay parehong iginawad na mga hari. Si Kuya Sammy ay nabigyan na ng titulong Marquis. Ang tanging maitutulong ko lang ay ang mga walang kwentang bagay na ito. Tama na yan. Huwag kang magpanggap na parang hindi ka sinuwerte. Ilang araw ka lang kasama ni Young Master Blake, at nakalusot ka na sa warrior level. Balita ko natutunan mo rin ang Northern Military Sword Combat Technique. Kumuha ng sigarilyo si Sebastian at iniabot kay Logan. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya naiingit. Napakamot ng ulo si Logan. Itinuro sa kanya ni Tristan Yandel ang Northern Military Sword Combat Technique. Ito ang tacit consent ni Blake. Naunawaan din ni Sebastian na ang paglilinang ni Logan ng pamamaraan ay nangangahulugan na siya ay itinuturing na isang miyembro ng Hilagang Hukbo. Kung susundin niya si Haring Blake, magiging mas maliwanag ang kanyang kinabukasan kaysa sa kanila. Habang dinadala ang mga bangkay, pinatay ni Sebastian ang kanyang sigarilyo at sinabing, "Anuman ang narinig mo ngayon, kapag umalis ka sa pamilya Darby, itatago mo ito sa iyong sarili hanggang sa mamatay ka. Ang sino mang maglakas loob na magsalita tungkol dito ay mapaparusahan ng husto." "Opo, Ginoo." Alam ng lahat ng miyembro ng Preston Main Team na ginagawa ito ni Sebastian para sa kanilang ikabubuti. Kung sila ay maglakas loob na pag-usapan ng tungkol sa usapin ngayon pagkatapos nilang umalis, ang mga tao mula sa madilim na dibisyon ay tiyak na darating upang hanapin sila. Sa oras na iyon, kahit si Steve ay hindi sila kayang protektahan. Ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Haring Blake, kaya lahat ay lihim. "Brother Sebastian, mag-half day off ako para gumawa ng pribadong negosyo dito," biglang sabi ni Joseph. "Bumalik ka sa team pagkatapos mo. Ang mga miyembro ng pangunahing koponan ng Preston ay karaniwang naka-standby. Baguhan ka pa lang, kaya huwag kang masyadong bongga." Paalala ni Sebastian sa kanya. Kabanata 264. Kahit na magkakilala sina Joseph Thomas at Blake Darby, kailangan pa rin nilang ipaalala ni Sebastian Wood ang ilang bagay. Pagkaalis ng pangunahing pangkat ng Preston. "Ano ang gusto mo sa pagkakataong ito?" Naghihinalang tanong ni Logan Hall. "Hehe, may mga binili ako sa palengke. Dapat malapit na silang dumating." Pinananatili siya ni Joseph sa pagdududa. Nang matapos siyang magsalita, tatlong malalaking berdeng truck na natatakpan ng itim na tela, na sinamahan ng mga martial artist, ay nakita. Halatang hindi ordinaryo ang mga dinadala nila. "Tumigil ka." Sumimangot si Logan at sinabing, "Kayong lahat ay dapat inspeksyonin." Ang tatlong truck ay hindi pinayagang pumasok sa tirahan ng pamilya Darby ng ganito. Gayunpaman, nakangiting humihingi ng paumanhin ang binata na nagmamaneho. "Ikaw dapat si Kuya Hall. Ito ang kagamitan na iniutos ni Young Master Thomas. Ang punching machine, speed tester, at reaction attack device ay espesyal na iniutos mula sa ibang bansa. Walang problema sa kanila." Nagulat si Logan. Alam niya na ang mga bagay na ito ay karaniwang dinadala sa bansa sa pamamagitan ng mga espesyal na channel. Malaki ang halaga ng bawat isa sa kanila. Para sa mga martial artist, ang mga instrumentong ito ay maaaring tumpak na masukat ang kanilang lakas. Ang mga ordinaryong martial artist ay walang pinansyal na mapagkukunan upang ma-install ang hanay ng kagamitang ito. Ang halaga ng tatlong truck ng mga bagay ay malamang na higit sa 140 milyong dolyar. Lahat sila ay top-notch equipment. Bilang karagdagan, ang gastos ng transportasyon dito ay magiging mataas. Lumapit si Sammy Dudley para tingnan at gulat na sinabi, "Sino ang nag-utos ng punching machine? Siguradong malaki ang ginastos nila dito. Ito ay talagang mula sa SH Precise Machinery Corporation sa ibang bansa. Nag-order ako. Nakita ko na kulang si Brother Blake ng mga bagay na ito, at may mga channel para mabili ang mga ito sa palengke, kaya nag-order ako ng isang set." Medyo mayabang si Joseph. Sa huli, binuhusan siya ni Sammy ng isang balde ng malamig na tubig.
Ang mga bagay na ito ay walang silbi sa komandante. Mayroong mas tumpak na mga instrumento sa hilagang hukbo. Walang magawa si Joseph. Ito ang pinakamahusay na kagamitan na mabibili sa merkado. Matapos maibaba ang mga bagay, isang espesyal na kama ang kailangang itayo. Hindi ito mga problema. Hanggat may pera siya, hindi magiging problema ang magtayo ng isa pang manor ng pamilya Darby. Tumagal ng mahigit isang oras upang ayusin at ma-install ang lahat ng makina. Sa malayong hilagang kanlurang sulok ng manor, sa isang maliit na pitong palapag na gusali. Oo, sumimangot si Blake at tumango. Mabuti para sa iyo na ay install ang mga device na ito. Malalaman mo kung ano ang iyong lakas sa lahat ng oras. Brother Blake, gaano kalakas ang iyong mailalabas sa isang suntok? Pinaandar ni Joseph ang punching machine. Kasing taas ng tao ang punching machine at may nakalagay na circular sign. Sa pamamagitan lamang ng pagsuntok nito, tumpak nitong masusukat ang lakas ng iyong suntok, at ang paglihis ay hindi lalampas sa 0.1 pound. Ito ay isang instrumento ng katumpakan, kaya natural na may katuturan ang mataas na presyo. Tulad ng para sa mga kagamitan sa pagsukat ng lakas sa mga lansangan, 99% ng mga ito ay hindi tumpak. Sila ay higit pa para sa libangan at para lamang sa kasiyahan. May tatlong makina na nakatayo sa lupa. Tatlong 20-pulgadang screen ang nakasabit sa dingding. Ang bawat suntok ay tumpak na ipinakita sa display screen. Ang modernong teknolohiya ay maaari ding magsilbi sa mga martial artist. Ang panahong ito ay isang maunlad at kahangahangang panahon. Kung susuntukan ko ito, baka masira ang makina mo. Napangiti ng mahina si Blake. Hindi nakaimik si Joseph. Matapos ang ilang sandali ng kawalan ng imik. Napangiti si Joseph, hindi na hiniling kay Blake na subukan ang kapangyarihan ng kanyang kamao. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay napakamahal na gawin. Tumayo si Joseph sa harap ng makina at inayos ang kanyang aura. Halatang gusto niyang subukan ang lakas ng kamao niya. Tumayo si Blake habang nasa likod ang mga kamay at ngumiti. Hulaan mo kung gaano kalakas ang kamao ni Joseph. Basic na lakas ng kamao. Para sa isang normal na tao, ang lakas ng isang suntok ay katumbas ng kanyang sariling timbang. Kung ito ay mas mababa, ito ay nangangahulugan na siya ay masyadong payat at mahina. Kung higit pa, ibig sabihin, sanay na siya. Karaniwang sagot ni Sammy. Hinubad ni Joseph ang kanyang sando at huminga ng malalim. Unti-unting nanlilisik ang kanyang mga mata nang ibinato niya ang isang suntok sa makina. Bang! Bahagyang gumalaw ang buong makina. Beep! Beep! 145 pounds! Sa display screen, ang tumpak na figure ay 145.24 pounds. Ito ang pangunahing lakas ng kamao ni Joseph. Gayunpaman, ayon sa pagsubok ng hilagang hukbo, hihilingin sa iyo na sumuntok ng 10 beses ng sabay-sabay. Ang suntok na may pinakamataas na halaga at ang suntok na may pinakamababang halaga ay dadalhin sa average ng suntok. Pagkatapos nito, ito ay itatala bilang iyong pangunahing lakas. Napakahalaga ng data na ito sa mga low-level na martial artist. Hindi ito masyadong malakas. Mahina hong sabi ni Sammy. Hindi masyadong mababa. Joseph, bigyan mo pa ako ng 9 na suntok. Napangiti ng mahina si Blake. Walang pag-aalinlangan na ibinaba ni Joseph ang kanyang mga kamao. Bang bang bang, isa pang 9 na suntok ang damapo. Sa display screen, malaki ang pagbabago ng mga numerong lumabas. Pangalan, Joseph Thomas. S**X, lalaki. Lakas ng kaliwang kamao, 124, 128, 117. Lakas ng kanang kamao, 145, 142, 147, 10 suntok ang ibinato ni Joseph, 5 sa magkabilang gilid. Ang lakas ng bawat suntok ay perpektong ipinakita sa makina. Napangiti ng mahina si Blake. Hindi masama. Magaling siyang gumamit ng kanang kamay. Mas mataas ang basic strength nito. Si Joseph ay isang martial artist at napakahusay para sa kanya na magpakita ng gayong lakas. Talagang napakahirap para sa lakas ng suntok ng isang ordinaryong tao na lumampas sa 100 pounds.
Para sa mga martial artist, napakahirap na dagdagan ang kanilang sariling lakas. Bukod dito, kailangan niyang limitahan ang paglaki ng kanyang lakas. Kung hindi, ang kanyang pangunahing lakas ay magiging kasing taas ng 1,000 pounds. Maglalakas loob pa ba siyang linangin ang puwersang liwanag at puwersang madilim? Sa siyam na layer ng light force at siyam na layer ng dark force, sa isang suntok, sisibog ang mga daluyan ng dugo sa kanyang buong braso at mapupunit ang kanyang mga kalamnan. Kung ang pangangatawan ng isang martial artist ay masyadong mahina at ang kanilang lakas ay masyadong malakas, ang isang suntok na lumampas sa limitasyon ng katawan ay katumbas ng pagpilayan sa sarili. Sa lakas ni Joseph, tama lang ang kapangyarihang taglay niya ngayon. Sabik na lumapit si Logan sa pangalawang makina. Brother Hall, dapat mo ring subukan ito, udyok ni Joseph. Sige. Walang ibang sinabi si Logan at kinuha ang pagkakataong ito upang makita ang eksaktong halaga ng kanyang pangunahing lakas. Inayos niya ang kanyang estado at walang pakundangan na binomba ang drone. Boom! Beep! Beep! Lumitaw ang mga pulang numero sa screen ng drone. 155.60 pounds. Ang pangunahing lakas ni Logan ay malinaw na mas mataas kaysa kay Joseph. Pagkatapos, walang ibang salita, sinuntok niya ng 10 beses. Ang pinakamataas na lakas ng kanyang kanang kamao ay muling na-refresh, na umabot sa 160 pounds. Ang pinakamataas na lakas ng kanyang kaliwang kamao ay 145 pounds. Pareho silang mandirigma. Tumawa si Blake. Mayroon pa ring puwang para sa paglago. Sa ibaba ng antas ng War God, mayroon kang sapat na oras upang sanayin ang iyong pangunahing lakas sa 200 pounds. Pagkatapos, kapag naabot mo ang antas ng War God, ang iyong pangunahing lakas ay maaaring patuloy na lumago. Kuya Sammy, gaano kataas ang iyong pangunahing lakas? Na-curious si Joseph. Hindi napigilan ni Sammy ang pagtawa. Noon pa man ay interesado si Joseph sa kanyang lakas, at hindi siya natatakot na malungkot kapag nakita niya ang lakas ni Sammy. Ipakita mo sa kanila. Bahagyang tumanggaw si Blake. Opo, Ginoo. Walang sinabi si Sammy, at kumalat ang isang malakas na pressure. Nahirapang huminga si Joseph. Ito ang kapangyarihan ng isang Diyos ng digmaan. Ito ay isang presyon na pinigilan ng daan-daang mga talim ng damo at libu-libong tao. Ang pinakamahalaga, ang pressure na ito ay napakalakas habang ito ay tumangay patungo sa tatlong makina. Bang bang bang. Ang tatlong makina ay inatake lahat ng pressure. Beep, beep. Pagkatapos ng serye ng mga beep, lumitaw ang mga pulang numero sa mga screen ng tatlong makina. Malinaw ang display. Lakas, 90 pounds. Ang pamamaraan ay ang presyon ng isang ikasyam na antas ng War God. Ang lakas ng War God ay sadyang nakakatakot. Sinakop nito ang buong mundo at maaari pang saktan ang mga tao kung gusto nitong umatake. Ano? Napatulala si Joseph. Ito ang pagpapakawalan ng puwersa. Isang king level technique. Kabanata 265. Ito ang pressure ng isang War God. Isang napakalinaw na tanda. Sinasaklaw nito ang isang lugar at maaaring takutin ang puso ng mga tao at makasakit ng mga tao. Itinaas ni Blake Darby ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang daliri, at isang hindi nakikitang puwersa ang bumaril. Bang! Ang pangatlong makina ay tila nataman ng bola ng kanyan. Yumuko ito ng 90 degrees at pagkatapos ay marahas na tumalbog. Ito ay parang kahoy na istaka na bahagyang na-deform. Isang malalim na marka ng daliri ang lumitaw sa pulang tuldok sa gitna ng makina. Sa huli, ang buong screen ng drone ay kumikislap na pula, na parabang ito ay isang senyales ng babala. Beep beep beep. Babala, hari sa ikasyam na antas. Babala. Isa itong ninth level king. Ang intelligent na voice control system sa display screen ay medyo tao. Ito talaga ang nagkusa para balaan siya. Masyadong nakakatakot ang isang pangsyam na antas na hari. Gayunpaman, sa screen, isang numero ang lumitaw. Ang madilim na pulang numero ay nagpang-inig sa mga tao sa takot. 3,000 pounds. Ito lang ang kapangyarihan ng casual na pag-atake ni Blake. Masyadong nakakatakot. Isa lamang itong casual na pag-atake, at hindi ito ang buong lakas ni Haring Blake. Kung gagawin niya ang lahat, malamang nasirain niya ang buong makina.
Higit pa rito, tumpak ang kanyang lakas. Inilabas niya ang kanyang lakas at casual na itinuro gamit ang isang daliri, ngunit naglabas lamang siya ng 3,000 pounds ng lakas ng walang anumang paglihis. Lihim na nagulat si Sammy. Napagtanto niya na ang kontrol ng commander sa sarili niyang lakas ay umabot na sa ganoong katumpak na antas. Ito ay ang takot ng isang martial arts master. Ang kanyang kontrol sa kanyang lakas ay kamangha-mangha. Sa modernong panahon, ang mga baril ay may sariling nakakatakot na aspeto, at ang mga martial artist practitioner ay may sariling nakakatakot na aspeto. Nakasuot ng bulletproof vest ang mga sundalo kaya mahirap silang patayin gamit ang ordinaryong bala. Kung ito ay isang martial artist, huwag mag-isa ang isang tulad ni Blake, kahit isang warlord level na martial art practitioner tulad ni Hugo Skeeter ay hindi makakasira sa bulletproof vest sa isang hampas ng palad. Ang madilim na puwersa ay tatagus dito at agad na masasaktan ang mga maselang panloob na organo. Maaari itong direktang pumatay sa iyo. Isa itong martial artist. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Joseph Thomas ay mapurol, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumikibot, unti-unting kumalat sa kanyang buong mukha. Ang kapangyarihang ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sige, ituloy natin ang pagsubok. Sammy, hayaan silang makita ang iyong lakas sa tuktok ng antas ng War God. Si Sammy ay isa pa ring ikasyam na antas ng War God at hindi pa ganap na nagpapatatag sa kanyang sarili sa Marquee Realm. Kapag ganap na siyang pamilyar dito, magpapakawala siya ng puwersa mula sa kanyang mga binti at magpapatatag sa kanyang sarili sa antas ng Marquee. Isang hakbang pasulong si Sammy. Ang lakas ng War God ay tumagos sa hangin na umaakit sa atensyon ng lahat. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kaliwang kamao. Isa pang lalaking kaliwete. Bang! Isang suntok ang damapo. Mas normal ang display screen ng makina. Ang pulang numero ay 300 pounds. Ito ang pangunahing lakas ni Sammy. Ang isang war god na may pangunahing lakas na 300 pounds ay higit na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong war gods. Ang ordinary war god sa labas ng mundo ay may pangunahing lakas na humigit kumulang 200 pounds. Dahil hindi makasabay ang kanyang pisikal na katawan, hindi siya nang ahas na dagdagan ng gusto ang kanyang pangunahing lakas. Ito ay isang bagay ng bait. Ang mga mandirigma ng hilagang teritoryo ay nakatalaga sa malamig at mapait na lupain. Pinahahalagahan nila ang pisikal na pagsasanay at lumaki sa larangan ng digmaan. Nilinang nila ang kanilang buhay, kaya ang kanilang pangunahing lakas ay karaniwang mas mataas kaysa sa mga ordinaryong mandirigma. Ito ang nakakatakot na aspeto ng mga military martial artist. Ang kanilang pangunahing lakas ay malakas, at ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong martial artist. Hindi masama. Sa antas ng Marquee, hindi mo kailangang sugpuin ang iyong katawan. Ang iyong pangunahing lakas ay maaaring tumaas ng 50 pounds. Tumalikod si Sammy at umatake ulit. Sa pagkakataong ito, may mahinang popong sound sa paligid ng kanyang kamao. Ito ang mahinang tunog ng liwanag na puwersa na sumasabog. Ang siyam na patong ng magaan na puwersa ay nakasalansan sa kamaong bakal ni Sammy at ito ay bumagsak. Napaatras ang makina dahil sa lakas ng suntok. 2,700 pounds. Ang mga pulang numero ay nakasisilaw at nakakabigla. Kung ang suntok na ito ay damapo sa katawan ng isang tao, kahit hindi siya mamatay, siya ay mapilayan. Ang lakas ng suntok na iyon ay malamang na makakaputol ng laman at makabali ng mga buto. Ang palad ng isang martial artist ay naging talim. Kahit isang baka ay hindi makayanin ang ganitong uri ng kapangyarihan. Tumayo si Blake habang nakatalikod ang mga kamay at tumawa. Muli. Opo, Ginoo. Naningkit ang mga mata ni Sammy nang sumuntok muli. Sa pagkakataong ito, sumabog ang siyam na antas ng puwersa ng liwanag, na sinundan ng siyam na antas ng puwersang madilim. 18 patong ng kapangyarihan ang nakasalansan. Parang sinuntok ang kaliwang braso ni Sammy, at inilabas niya ang lahat ng lakas ng war god niya. Nakaramdam ng matinding pressure sina Logan Hall at Joseph, dahilan para paulit-ulit silang umatras. Sa sumunod na sandali, talagang nakakatakot ang aura ni Sammy. Ang kanyang aura ay dugong bakal at puno ng layuning pumatay. Bang!
Naging berde ang mukha ni Joseph nang dumapo ang kamay na bakal. Sumakit ang puso niya sa makina. Ang mapanirang kapangyarihan ng mga high-level na martial artist ay talagang nakakagulat. Pagkatapos ng labanan, maging ang iyong tahanan ay maaaring masira. Dumapo ang kamao ni Sammy sa makina. Halos masira ang makina. Beep beep. Napalunok si Joseph dahil sa mga numero sa screen. Ang lakas ng pagsabog ng suntok ay higit sa 5,000 pounds. Ang tumpak na halaga ay 5,400 pounds. Ang suntok ay naglalaman ng 3 toneladang puwersa. Talagang nakakatakot ang mga martial artist. Kapag ang kapangyarihang ito ay natagos sa katawan ng madilim na puwersa, ang malambot na panloob na organo ay agad na nagiging meat paste. Ang mga nakakatakot na martial artist ay kontrolado ng Special Operations Team at patuloy na pinipigilan dahil sa lakas na ito. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makalaban sa lahat. Ito ba ang kapangyarihan ng War God? Tanong ni Logan sa mahinang boses. Ang lakas ng isang War God ay hindi kasing simple nang ipinapakita sa makina. Kung ito ay isang casual na martial artist, ang isang 100 na antas ng War God na tulad natin mula sa Hilaga ay maaaring pumatay ng 12-12 ng mga tao. Napuno ng pagmamataas ang mga mata ni Sammy. Ito ang kanyang pagtitiwala sa Hilagang Hukbo. Walang mahina sa Hilagang Hukbo. Lahat sila ay lumaki sa larangan ng digmaan at naligo sa dugo at ulan. Ang mga martial artist ng militar ay dugong bakal, magaling makipaglaban at pumatay. Para naman sa mga casual na martial artist, ang pamatay na aura lamang sa kanilang mga katawan ay hindi maikukumpara sa mga military martial artist. Mas mahina ang aura nila. Hindi banggitin ang karanasan sa labanan ng magkabilang panig at ang kanilang kontrol sa kanilang lakas. Ang dalawa ay nasa ganap na magkaibang antas. Noong ang komandante ay 9 taong gulang, ang kanyang pangunahing lakas ay kasing taas ng 500 pounds. Ano? Naisip ni Joseph na mali ang narinig niya. Noong siya ay 9 taong gulang, ang kanyang pangunahing lakas ay kasing taas na ng 500 pounds. Ito ay talagang sobrang nakakatakot. Ngunit ito ang katotohanan. Pumasok si Blake sa War God Realm sa edad na 9. Sa araw na siya ay nakalusot, pinatay niya ang ilang War Gods mula sa Nemar at ginulat ang mundo sa isang labanan. Mga bansa sa labas ng hangganan ng lahat ang daan ay alam tungkol kay Blake, ang batang henyo ng 1,000 taon na nakatago sa Hilaga. Siya ay isang tao na naging war god sa edad na 9. Ang kanyang guru na si Finley Yanagi ay gumugol ng maraming pagsisikap upang alagaan siya. Sa pundasyon ng Hilagang Hukbo, paanong hindi nila magagamit ang mga espiritual na halamang gamot upang mapangalagaan at palakasin ang katawan ng batang Blake Darby? Ang pangangatawan ni Blake noong siya ay 9 taong gulang ay nalampasan na ang kasalukuyang pangangatawan ni Sammy. Ang kasalukuyang Haring Blake ay malapit ng maging 20 taong gulang. Gaano siya nakakatakot? Hindi na na-curious sina Joseph at Logan tungkol sa peak battle prowess ni Blake. Dahil kung alam nila, sila ay mawalan ng pag-asa. Mahina hong sabi ni Blake, sige, subukan muna natin ang bilis mo. Susubukan namin ang bilis ng iyong reaksyon sa huli. Hindi pa kayo nakaranas ng brutal na labanan. Bilang mga casual na martial artist, malamang na hindi pumasa ang bilis ng iyong reaksyon. Ito ang komento ni Blake. Walang magkakamali. Ang 3 pangunahing data ng pagtatasa ng isang martial artist. Una, lakas. Pangalawa, bilis. Pangatlo, bilis ng reaksyon. Sa Hilagang teritoryo, lahat ng 3 ay kailangan. Hanggat ang isa ay hindi nakakatugon sa mga pamantayan, ang kanyang lakas ay hindi makikilala. Gayunpaman, ang mga casual na martial artist ay masyadong maluwag sa kondisyong ito. Sa pangkalahatan, kapag ang lakas ng isang tao ay umabot na sa pamantayan, ang lakas ng isang tao ay makikilala. Kabanata 266. Katulad ni Joseph Thomas na isang warrior-level martial artist. Hindi mahalaga kung gaano siya kabilis at kung gaano siya kabilis mag-react, basta't naiintindihan niya ang magaan na puwersa, siya ay nasuri bilang isang mandirigma. Kung ito ay nasa Hilagang Hukbo, ang mga kondisyon ay hindi magiging maluwag. Baka hindi man lang nila kilalanin ang kanyang lakas. Nakarating silang 4 sa 1 maluwang na lugar.
Ang 100-meter-long running track ay na-install na may mga speed measurement device sa magkabilang panig tuwing 3 metro. Mayroong halos 100 device na naka-install sa tabi ng 100-meter running track. Hindi magkakaroon ng anumang problema sa komprehensibong pagsubaybay. Kung may problema ang isang device, may 12-12 ng iba pa. Ang posibilidad ng mga problemang lumitaw sa lahat ng mga ito ay mas mababa kaysa sa posibilidad na manalo ng grand prize sa lottery. Si Blake Darby ay kumislap at lumitaw sa taas na 100 metro, personal na inaayos ang makina. Nakadisplay sa screen ang bilis niya. 75 metro bawat segundo. 75 metro kada segundo. Dahil sa bilis na ito, lumuha ang mga mata ni Joseph Thomas. Siya ay lubos na nabigla, at ang kanyang mukha ay hindi umiimik. Magsimula na tayo. Napangiti ng mahina si Blake. Ang mga martial artist sa antas ng mandirigma ay may bilis na 10 metro bawat segundo at isang pangunahing lakas na 200 pounds. Tatlong pamantayan. Ito ang tatlong pamantayang itinakda ng hilagang hukbo. Ang mga kondisyon sa labas ng mundo ay maluwag, at para kay Blake, hindi sila sapat. Bilang resulta, sinabi lamang ni Blake na hindi masama ang lakas ni na Joseph at Logan Hall, at hindi sinabi na sila ay nasa pamantayan. Ang mga kalamnan at buto ni Joseph ay naninigas, at ang kanyang buong katawan ay bumaril na parang palaso na nakalabas mula sa isang busog. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Ito ay malamang na lumampas sa 6 metro bawat segundo. Ang bilis na 6 metro bawat segundo ay hindi na mahina. Kumunot ang noo ni Sammy Dudley. Medyo mabagal siya. Ang kondisyon para sa antas ng mandirigma ay maglakbay ng 100 metro sa loob ng 10 segundo. Medyo nakonsensya si Logan. Malamang na mahirap para sa kanya na gawin iyon. Minsan ay mas mahirap pahusayin ang bilis kaysa sa lakas. Mahinang sinabi ni Sammy, kapag may oras ako, ipapadala kita sa hilagang teritoryo para magsanay. Kahit na ang buhay sa lungsod ay napakaganda, ito ay ganap na angkop para sa mga ordinaryong tao, hindi mga martial artist. Ang mga ordinaryong tao ay naghangad ng katanyagan at kayamanan. Ang mga martial artist ay naghabol ng mahusay na lakas. Magkaiba ang kanilang mga layunin. Bagamat hahabulin din ng mga martial artist ang hinahabol ng mga ordinaryong tao, kung hahayaan mo ang isang martial artist na pumili sa pagitan ng katanyagan, kapalaran, at lakas, walang alinlangan, tiyak na pipiliin ng mga martial artist ang huli. Sa mata ng mga martial artist, ang lakas ay palaging ang pinakahinahangad nila. Ang pagsusulit ni Joseph ay karaniwang kumpleto. Siya ay gumugol ng 16 na segundo upang masakop ang layo na 100 metro. Isang average na bilis ng paggalaw na 6 na metro bawat segundo. Malayo ito sa speed requirement ng isang mandirigma. Bahagyang namula ang mukha ni Joseph. Bilang munting demonyong hari ng Preston, medyo nahiya siyang magtanong, Brother Blake, masama ba ito? Medyo masama. Hindi siya sinubukang aliwin ni Blake. Dahil hindi na kailangang eye comfort siya, mas mabagal talaga ang kanyang bilis. Kung medyo off lang siya, tutulungan siya ni Blake na makalusot ng mabilis. Ngunit ngayon, ang pagkakaiba ay masyadong malaki. Logan, ikaw na. Kumunot ang noo ni Blake. Inayos ni Logan Hall ang kanyang kalagayan. Kahit pakiramdam niya ay hindi siya abot sa pamantayan, kailangan pa rin niyang subukan. Ang puso ng isang martial artist ay hindi natitinag. Nagningning ang mga mata ni Logan habang umaarangkada. Umiling si Sammy. Hindi pa umabot sa standard. Ang bilis na 7 metro bawat segundo ay napakababa pa rin. Ang bilis ni Logan ay mas mataas kaysa kay Joseph, ngunit hindi pa rin niya naabot ang pamantayan ng isang mandirigma. Isang bilis na 7.2 metro bawat segundo. Malinaw itong ipinakita sa screen. Young Master Blake, binaygo kita. Mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti. Huwag masiraan ng loob. May 3 pamantayan para sa mga warrior level na martial artist, ngunit hindi ninyo natutugunan ang 2 sa kanila. Mahinahong sabi ni Blake. Tulad ng para sa 3 bahagi, ang bilis ng reaksyon, hindi na kailangang subukan ito sa lahat. Sina Logan at Joseph ay mga ordinaryong martial artist. Sila ay sinalanta ng mga walang kabuluhang bagay at nanirahan sa isang mataong lungsod.
Ang kanilang mga puso ay mahirap na huminahon, at ang kanilang bilis ng reaksyon ay nakatakdang mas mababa sa pamantayan. Gusto kong subukan ang bilis ng reaksyon ko. Sabi ni Joseph. Kung gayon, subukan natin. Napangiti si Blake. Dumating ang grupo sa isang lihim na silid na 10 metro kwadrado lamang ang sukat. May mga bilog na butas sa lahat ng direksyon na parang may mailalabas mula sa kanila. Ang reaction speed testing room na ito ang pinakamahal sa buong set ng equipment. Sa 3 pangunahing pagsubok, ang pagsubok sa bilis ng reaksyon ang pinakamahirap. Ang pagsubok sa bilis ng reaksyon para sa antas ng mandirigma ay pangunahin sa iyong kakayahang umiwas. Sa lihim na silid na ito, sunod-sunod na kukunan ang may kulay na chalk. Tatagal ito ng 10 segundo. Ang dalas ng pagtama ay hindi maaaring lumampas sa 10 beses. Kung hindi, ito ay maituturing na isang kabiguan. Personal na inayos ni Sammy ang kagamitan upang tumugma sa bilis ng reaksyon ng isang antas ng mandirigma. Sabi niya, simulan na natin. Sino ang mauuna? Ako. Nagboluntaryo si Joseph na mauna. Hindi siya natatakot. Simulan na. Napangiti ng mahina si Blake. Opo, Ginoo. Walang pag-aalinlangan, pinaandar ni Sammy ang switch. Agad, ang buong secret chamber ay tila na-activate. Sa dingding, ang itim na butas na kasing laki ng hinlalaki ay agad na nag-spray ng pula, berde, asul, itim, kulay abo, at iba pang may kulay na mga chok. Ang ilan sa mga chok ay kasing haba ng mga bala, ang ilan ay kasing haba ng mga haligi, at ang ilan ay kasing haba ng chopstick. Iba-iba ang mga hugis. Natural, mayroon itong espesyal na gamit. Gayunpaman, hindi ganoon karaming mga kinakailangan si Joseph. Hanggat hindi siya natama ng 10 beses, papasa siya. Sa unang segundo, 10 makulay na kwintas ang bumaril. Condensed dust. Sa huli, napatulala si Joseph. 10 makulay na kwintas na kinunan mula sa iba't ibang direksyon. Bumagsak sila mula sa harap, likod, kaliwa, at kanan, at maging mula sa tuktok ng kanyang ulo. Tinatakpan nito ang rutang pagtakas niya. Kung gusto niyang ganap na umiwas, kailangan niyang mag-react sa loob ng kalahating segundo. Sa 10 metro kwadradong silid na ito, kailangan niyang mabilis na mag-react sa pamamagitan ng pag-iwas. Bahagyang natigilan si Joseph. 2 sa 10 kulay na butil ay dumapo sa kanyang likod at 1 sa kanyang dibdib. Hindi niya naiwasan ang 4 na kulay na kwintas sa kanyang dibdib. Sa 10 kulay na butil, 5 sa kanila ang tumama sa kanya. Natigilan si Joseph at nagmamadaling tumalon. Napaawang ang bibig ni Blake habang umiiling. Alam niyang hindi kakayanin ni Joseph ang pagsubok. Ito lamang ang unang alon ng mga makukulay na kwintas. Mayroon pang 5 alon na darating. Ang 2 alon ng 15 kulay na kwintas ay agad na bumaril at tumama sa mukha ni Joseph. Namula ang kanyang balat at naging magulo ang kanyang mukha. Galit na galit si Joseph na malapit na siyang umiyak. Damn it, 8 beses siyang tinamaan ng 2 alon ng pagsubok. 15 kulay na kwintas, 8 hit. Mula umpisa hanggang dulo, 13 beses siyang tinamaan. Unqualified na siya. Hindi itinigil ni Sammy ang pagsusulit at pinayagan itong magpatuloy. Puno ng mga pasa ang buong katawan ni Joseph. Ang 5 alon ng mga makukulay na butil ay nagpapahina at nasaktan si Joseph. Bagamat gawa sa pulbos ang mga kulay na kwintas, napakasakit kapag tinamaan ng malapitan. Si Joseph ay lumabas sa lihim na silid na may luha sa kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang kasalanan. Nataman ka ng 5 beses sa unang wave, 8 beses sa second wave, 10 beses sa 3rd wave, 19 beses sa 4th wave, at 10 beses sa 5th wave, walang ekspresyon na sabi ni Sammy. Siya ay tinamaan ng kabuuang 69 beses. Ito ang resulta ng pagsubok na hinihiling ni Joseph. Nagkataon namang walang klase sina Heather Sage at Zana Thomas. Dumating ang 2 batang babae sa manor ng pamilya Darby upang maglaro ng magkahawak kamay. Sa huli, dinala sila dito ni matandang Zito. Kakapasok lang ng 2 babae sa pinto. Sino itong munting pulubi? Nagdududang tanong ni Zana. Kabanata 267. Ako ito. Sabi ni Joseph Thomas habang nalaglag ang pulbos sa kanyang mukha.
Napatalon si Zan Thomas sa takot. Mabaho bro, sinong bumugbog sa'yo? Nabugbog ako ng makina. Masyadong mahirap para sa akin. Bakas sa mukha ni Joseph ang kawalan ng pag-asa. Kung alam niya sana ng mas maaga, hindi niya ito sinubukan. Napakahirap talaga. Ang limang alon ng makukulay na pag-atake ng butil ay hindi makatao. Sinasabing hindi siya maaaring salakayin ng 10 beses, ngunit 69 na beses na siyang inatake. Nagsisimula na siyang magduda sa kanyang pag-iral. Kuya Sammy, natatakot ako na hindi ko ito kakayanin, sabi ni Logan Hall. Sige, hindi naman talaga kailangan yan. Sa hinaharap, maaari mong sanayin ang iyong bilis ng reaksyon at linangin dito. Hindi tumayo si Sammy Dudley sa seremonya. Direkta niyang sinabi kay Logan na hindi na kailangan nito. Pakiramdam ni Logan ay walang magawa at kaya lang tanggapin ang katotohanan. Ang tatlong pangunahing pagsubok para sa mga martial artist, lakas, bilis, at bilis ng reaksyon, lahat sila ay nabigo. Nabigo silang tatlo. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ng mga casual na martial artist. Parehong nakakuha sina Logan at Joseph ng magaan na puwersa, ngunit ang kanilang lakas, bilis, at bilis ng reaksyon ay hindi umabot sa pamantayan ng isang mandirigma. Kung sila ay nasa hilagang teritoryo, maaari lamang silang ituring na mga 9th level martial artists. Wala sa tatlong pamantayan ng antas ng mandirigma ang naabot. Paano sila matatawag na mandirigma? Nabugbog at namamaga ang mukha ni Joseph. Sinabi niya sa kawalan ng pag-asa, ang lakas at bilis ay maaaring linangin, ngunit ang pamantayan ng bilis ng reaksyon ay masyadong malupit. Hindi ito isang bagay na maaaring makamit ng isang tao. Nirerespeto ng mga martial artist ang martial arts. Ang mga reflexes ay direktang nauugnay sa iyong lakas. Ito rin ang pinakamahalagang bahagi ng tatlong pamantayan ng mga martial artist. Seryosong saway ni Sammy kay Joseph. Kung hindi niya maabot ang pamantayang ito, hinding-hindi niya maaabot ang antas ng isang tunay na mandirigma. Masyadong maraming bagay ang kinasasangkutan ng mga reflexes. Kasabay nito, inilantad din ito ang mga pagkukulang ni Joseph. Talagang kulang siya sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Ito ay isang karaniwang problema para sa mga casual na martial artist. Ang kakayahan sa pag-iwas, timing ng labanan, at iba pa ay nakatago lahat sa pagsubok ng bilis ng reaksyon. Malumanay na sinabi sa kanila ni Blake Darby, kung ipinanganak kayo sa hilaga at nakaranas ng mga larangan ng digmaan kasama ang milyon-milyong tao, mauunawaan ninyo na ang pagsubok sa bilis ng inyong reaksyon ay parang laro ng isang bata kumpara sa mga espada at talam sa larangan ng digmaan. Nang matapos siyang magsalita, pumasok si Blake sa secret room. Ang silid ay 10 metro kwadrado ang laki, at ito ay isang gulo. Ang makulay na pulbus ay nasa lahat ng dako. Sammy, ay activate ang mga pagsubok sa bilis ng reaksyon ng C9, B9, A9, at S9. Nagsalita si Blake. Ang Class C ay tumutugma sa antas ng mandirigma. Ang Class B ay tumutugma sa antas ng Warlord. Ang Class A ay tumutugma sa antas ng War God. Ang Class S ay katumbas ng antas ng Marquee. Ang una hanggang ikasyam na antas ng pagsusulit ay tumutugma sa una hanggang ikasyam na antas ng mga martial artist. Kailangang ipaunawa ni Blake kay Joseph at sa iba pa kung gaano kahalaga ang oras ng reaksyon. Kung hindi siya makapasa sa yugtong ito, bilang isang martial artist, tiyak na mamamatay siya kapag nakatagpo siya ng isang mabangis na kapwa ng parehong antas. Nakinig si Sammy sa kanyang mga utos at inayos ang makina. Nagsabit siya ng 4 na sunod-sunod na tagubilin. Ang pulang ilaw ng buong 10 metro kwadradong sikretong silid ay lumiwanag, at isang countdown ang lumitaw sa screen. 3, 2, 1, swoosh! Sa buong lihim na silid, ang mga butas na bilog na kasing laki ng hinlalaki ay naglabas ng mga makukulay na kwintas. Ang bawat isa sa mga makukulay na butil ay sabay-sabay na pumutok. Ang bilis ay napakabilis na dapat itong malapit sa 20 metro bawat segundo. Ito ang reaction speed test na kailangang harapin ng isang 9th level warrior. Ito ay mas mahirap kaysa sa pagsubok na hinarap ni Joseph. C1 lang ang pagsubok na kinaharap ni Joseph kanina. Ang pagsubok sa bilis ng reaksyon ni Blake ay hindi bababa sa C9.
Ang hirap ng dalawa ay hindi maihahambing sa lahat. Napatingin sa kanya ang lahat. Ang unang alon ng 10 kulay na kwintas ay bumaril. Tumayo si Blake habang nasa likod ang mga kamay at iniwasan silang lahat. Smack! Ang 10 kulay na butil ay dumapo lahat sa dingding, nag-iwan ng 10 kulay na marka. Iniiwasan niya silang lahat. Bulalas ni Logan. Mayroong kabuuang 15 butil sa ikalawang alon. Nagmula sila sa 5 magkaibang direksyon. Malalim ang mga mata ni Blake habang sinusulyapan sila. Nakatayo pa rin siya habang nasa likod ang kanyang mga kamay, bahagyang nakatagilid ang kanyang payat na katawan. Ilang makukulay na butil ang nakatutok sa kanyang mukha. Ito ay isang banayad na kakayahan sa pag-iwas. Nanlaki ang mata ni Joseph. Gayunpaman, ang pagsubok sa C9 ay parang paglalaro ng bahay sa harap ni Blake. 5 sunod-sunod na alon ng pagsubok, walang tumama sa kanya. Kaagad pagkatapos, isang pulang numero ang lumitaw sa screen ng sikretong si Lead. Ang boses ng Mechanical Intelligence ay tumunog, C9 level test, first wave of attack, 0 hit. Ang pangalawang alon ng mga pag-atake, 0 hit. Ang ikatlong alon ng mga pag-atake, 0 hit. Binabati kita, nakapasa ka sa pagsusulit sa C9. Pagsusuri, perpektong marka. Pinatahimik ng boses ng AI system ang lahat. Ang perpektong pagsusuri ng grado ay nangangailangan ng isa upang ganap na maiwasan ang lahat ng mga makukulay na kwintas. Hindi man lang nang-aha si Joseph at iba pang martial artist na managinip ng ganoong bagay sa gabi. Gayunpaman, nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Wala silang choice kundi maniwala. Pagkatapos, nagsimula ang susunod na round ng pagsubok. Sa pagkakataong ito, ito ay isang B9 reaction speed test. Ito ay tumutugma sa 9 na antas ng Warlord. Butil. Sa antas ng Warlord, hindi na lang ito umiiwas sa makulay sa halip, kailangan niyang gamitin ang sarili niyang lakas para makapasa. Ang silid ay walang laman, at ang mga produktong pulbos na naspray ay nahahati sa 2 uri. Bukod sa 5 kulay na kwintas, mayroon ding cylindrical chalk. Kinailangan niyang iwasan ang mga kulay na kwintas at sirain ang mga piraso ng pulang tisa. Sa pagsubok sa antas ng Warlord, pinayagan ang mga armas. Sammy, ibigay mo sa akin ang malamig mong espada. Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Blake. Opo, Ginoo. Hinalas ni Sammy ang itim na talam sa kanyang baywang. Alam niya na ang Northern King Sword ay hindi angkop na mabunot sa ganoong pagsubok. Ang masamang sandata ay hindi babalik sa kanyang kaluban ng hindi nabahira ng dugo ng tao. Sisirain ito ang sikretong silid na ito. Pinipigilan ni Blake ang kanyang lakas para makita ni na Logan at Joseph. Nais niyang palawakin nila ang kanilang pananaw at maunawaan kung paano nila dapat tahakin ang landas ng martial arts sa hinaharap. Sa sandaling hawakan ni Blake ang malamig na espada sa kanyang kamay, nagsimulang yumandar ang buong lihim na silid. Pagsubok sa bilis ng reaksyon sa antas ng B9. Sa unang alon lamang, 60 kulay na kwintas ang bumaril mula sa lahat ng direksyon sa 10 metro kwadradong silid na sekreto. 2 piraso ng pulang chok ang nakatago sa kanila. Sa isang iglap, hinayaan ni Blake na masaksihan ni Joseph at ng iba pa ang lakas ng isang martial artist. Pinuno ng puting damit ni Blake ang puwang sa pagitan ng 12-dosenang piraso. Ang itim na malamig na espada sa kanyang kamay ay tumawid na parang scene. Tinaga ng talim ang 2 piraso ng pulang chok at agad itong nabasag. Napuno ng makulay na pulbos ang buong secret chamber. Ito ay simula pa lamang. Tumayo si Joseph at ang iba pa sa harap ng salamin at tiningnan ang figure sa loob. Pagkatapos, nahulog ang mga makukulay na butil sa dingding. Sa 5 round ng pagsubok, mayroon ng 100 kulay na kwintas at 10 pulang chok shot. Nang walang pagbubukod, pinutol silang lahat ni Blake sa kalahati. Natahimik ang buong kwarto. Tumingin si Joseph sa screen at napalunok. Perfect grade na naman. Tumunog ang mekanikal na boses ng system. B9 level test, first wave of test, 0 hits, 2 pulang piraso, parehong nasira, perpektong grado. Ang pangalawang pagsubok, 0 hit, 4 na pulang piraso, nawasak lahat.
Ang ikatlong pagsubok, 0 hit, 60 piraso, lahat ay nawasak. Congratulations, nakapasa ka sa B9 level test. Pagsusuri, perpektong marka. Ang mekanikal na boses sa screen ay nagpaalala sa lahat na nakapasa muli si Blake sa pagsusulit na may perpektong marka. Kabanata 268. Siya ay tiyak na nasa ibang antas. Sa pagharap sa 5 alon ng pag-atake, hindi natamaan si Blake Darby. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang espada at binasag ang lahat ng pulang tisa. Ito ba ang lakas na mayroon si Blake sa antas ng Warlord? Gayunpaman, ang susunod na pagsubok sa antas ng A9. Maliban sa Old Man Zito at Sammy Dudley, walang ibang nakakakita sa mga galaw ng colored brushes. Hindi makita ni Joseph Thomas at ng iba pa ang mga galaw ni Blake. Ang bilis ng reaksyon ng 19 na antas ng War God ay ganap na pinakawalan. Ang bilis ng mga galaw ni Blake sa bawat segundo ay napakabilis kaya hindi naabutan ng mga mababang level na martial artist tulad ni Joseph ang kanyang mga galaw gamit ang kanilang mga mata. Sa kanilang mga mata, ang itim na talim ay parang isang itim na laso na patuloy na tumatagos sa mga pulang chok at itim na liwanag na kumikislap sa sekretong silid. Sa pagsubok sa antas ng War God, mayroon ng 3 uri ng mga item. Mga may kulay na kwintas, mga piraso ng tisa, at itim na liwanag. Sabay silang 3 na sumalakay kay Blake. Naisip mo ba na ang pagsubok sa mga karakter sa antas ng War God ay tungkol lamang sa bilis ng reaksyon? Nagkaroon din ng karanasan sa pakikipaglaban. Ang 3 ay may iba't ibang kahulugan. Ang mga makukulay na butil ay hindi mahawakan at kailangang iwasan. Ang mga piraso ng pulang chok ay isang pulang kinang at kailangang sirain. Ang itim na ilaw ay kailangang kunin ng direkta. Kailangang gamitin ng isa ang katawan para hawakan sila, pagkatapos ay gamitin ng liwanag at madilim na puwersa upang ikalat ang liwanag. Ang mapanirang kapangyarihan ng puwersa ay susuriin ng makina habang ito ay nakipag-ugnayan sa itim na ilaw. Nalampasan na ng War God level reaction speed test si Joseph at ang antas ng pangunawa ng iba. Hindi na kailangang ipakita sa kanila ang pagsubok sa antas ng Marquis. Dahil hindi na kailangan iyon. Sa sandaling ito, nanlaki ang mga mata ni Joseph nang mapagtanto niya kung gaano nakakatakot ang lakas ni Blake. Daan-daang makukulay na butil ang napuno ng sikretong silid. Ang malalim na mga mata ni Blake ay wala sa sangkatauhan sa sandaling ito. Tama iyan. Napuno ng killing intent ang mga mata ni Blake na parabang wala siyang emosyon sa mundo. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nagpanginag kay Joseph at sa iba pa. Si Blake, na may hawak na espada sa kaliwang kamay, ay nakatayo sa lihim na silid habang ang kanang kamay ay nasa likod. Ang panganib ay nasa lahat ng dako. Pero para kay Blake, isa lang itong bata na naglalaro ng bahay. Ang totoong malupit na larangan ng digmaan ay higit na nakakatakot kaysa dito. Sirang bias at sirang katawan, dugong umaagos na parang ilog sa larangan ng digmaan, kahabag-habag na hiyawan, hindi mabilang na mga kasamang nababalot ng dugo, humaharap sa mga kaaway sa lahat ng direksyon. Ang ganitong uri ng desperadong sitwasyon ay tunay na kawalan ng pag-asa. Maging si Haring Blake ay nahulog sa isang desperadong sitwasyon sa larangan ng digmaan sa hilagang teritoryo. Ang nangungunang 10 malupit na lalaki ng hilagang hukbo ay nahulog lahat sa isang nakalulungkot na sitwasyon. Bago igawad kay Blake ang titulong hari, pinangunahan niya ang 10 malupit na lalaki sa labanan. Ang mga hukbo ng 8 bansa ay nagpakilos ng kanilang mga puwersa upang patayin sila sa lahat ng paraan. Minsang nagsakripisyo si Numar ng 70,000 elite na sundalo sa pagtatangkang talunin si Danny Kay. Sa huli, si Danny ay lumaban sa kanyang paligid gamit ang isang malamig na espada. Si Cole Colby ay personal na sumulong upang tulungan siya. Makikita na sa mata ng 8 dayuhang bansa, napakalaki ng banta ng 10 malupit na lalaki ng hilagang hukbo. Mas gugustuhin nilang isakripisyo ang 1,000 nasawi para maalis ang isa sa kanila. Ang ganitong uri ng nakatutuwang pag-target ay naging dahilan upang ang lahat ay makatagpo ng isang desperado na sitwasyon kung saan may mga kaaway sa lahat ng dako. Ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa ay 100 beses na mas nakakatakot kaysa sa pagsubok sa lihim na silid.
Sa makatuwid, ang pagsubok sa bilis ng reaksyon ay isang minigame lamang para sa mga taong tulad ni Blake. A9 level test, na tumutugma sa 900 ng War God level. Natahimik ang buong secret chamber. Bumalik sa katahimikan ng mahinang alikabok sa loob. Nakasuot ng snow white robe si Blake. Tahimik siyang nakatayo sa lugar, may hawak na espada sa kaliwang kamay. Ang kanyang mainit na ngiti ay nagparamdam sa mga tao na parang naliligo sila sa simoy ng tagsibol. Pagkatapos, tumunog ang mekanikal na tunog ng sistema ng makina. Ang pagsubok sa antas ng War God, isa pang perpektong grado. Nangangahulugan ang perpektong grado na sa 5 alon ng mga pagsubok, wala sa mga makukulay na kwintas ang tumama, lahat ng mga piraso ng chok ay nawasak, at wala sa mga itim na ilaw ang napalampas. Marahil si Haring Blake lamang ang makakamit ng gayong perpektong record. Ngumiti ng mapait si Sammy. Kung siya yun, tiyak na hindi niya maaabot ang perpektong grado. Ang pagkakaiba sa pagitan ng karaniwang grado at perpektong grado ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagsusulit. Hindi maintindihan ni Joseph at ng iba pa. Walang pakinabang sa paggawa nito. Magdaragdag lamang ito sa kanilang psikolohikal na presyon. Napangiti ng mahina si Blake. Wala sa 3 pangunahing kinakailangan para sa isang martial artist ang maaaring makaligtaan. Kailangan mong ipasa ang lahat ng ito. Kayong dalawa ay hindi matatawag na mandirigma. Kahit na master mo ang light force, nasa martial artist level ka lang. Nabugbog at namamaga ang mukha ni Joseph. Ang kanyang mukha ay mukhang inusente, at siya ay puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya kayang gawin ito. Nagtaas ng kamay si Zana Thomas. Hoy, Genius Darby, hayaan mo akong pumasok at maglaro. Ako rin. Naningkit ang mga mata ni Heather Sage sa Pononibik. Hindi lamang sila matako, ngunit sila rin ay mapaglaro. Huwag kang umiyak kapag pumasok kayong dalawa. Naiinis na sabi ni Joseph. Sa tingin mo ba lahat ay katulad mo, tanga bro? Inilibot ni Zana ang kanyang mga mata. Nakita ni Blake na talagang walang takot silang dalawa. Ngumisi siya. Sammy, tulungan silang ayusin ang kanilang mga antas ng martial artist. Hindi, gusto ko ring ma-promote sa A9. Confident na sabi ni Zana. Napaawang ang sulok ng bibig ni Sammy. Himala kung masatisfy niya ang request ni Zana. Ang pagsubok sa antas ng A9 ay isang pangsyam na antas ng pagsubok sa War God. Kung pinapasok niya ang 2 mahinang babae, tiyak na mamamatay sila. Napatingin si Blake kay Sammy. Naintindihan naman agad ni Sammy at ibinaba ang level sa martial artist level, pinayagan silang 2 na makapasok. Sa huli, pumasok si Zana at tumingin ng mabuti sa paligid. Ang mas katangahan pa ay nakahiga siya sa butas, curious kung saan nakatago ang bagay. Napakauto at kaibig-ibig na hitsura. Tinakpan ni Joseph ang kanyang mukha at sinabi sa kawalan ng pag-asa, wala na siyang pag-asa. Sa sumunod na sandali, isang makulay na butil ang bumaril at dumapo sa noo ni Zana. Sino ang nagtanong sa kanya na idikit ang kanyang mukha sa butas? Dumapo ang butil sa kanyang makinis na noo, at agad na lumitaw ang isang pula at namamaga na bukol. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang sinasabing, masakit. Hindi na ako naglalaro. Palabasin mo ako. Hindi. Tumayo si Blake habang nasa likod ang mga kamay. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para maunawaan ng 2 pilyong babae ang lakas ng isang martial artist. Ang mga martial artist ay hindi dapat ma-provoke ng ganoon lang. Minsan, kapag nakatagpo ng hindi pamilyar na mga martial artist, kailangang maging magbantay at huwag masyadong malapitan. Kung hindi, tiyak na masasaktan ang isa. Kinagat ni Zana ang kanyang mga ngipin. Ang lupit mo, Stinky Blake. Fine, panalo ka. Heather, alis na tayo. Magtatago tayo sa sulok. Kumunot ang ilong ni Heather at may kaway na hinalang sinabi, may silbi bang magtago sa sulok? Mas mabuti pa rin yun kaysa tumayo ka rito at bugbugin. Puno ng hinanakit ang mga mata ni Zana. Nave, napangiti ng mahina si Blake. Kaagad pagkatapos, 5 makukulay na butil ang bumaril at saktong dumapo sa 2 babae sa sulok. Tumama ang butil sa masiglang puwitan ni Heather, dahilan para mamula siya.
Sumigaw siya, "Little Blake, sinasadya mo ba iyon? Gumastos si Joseph ng daan-daang milyong dolyar para bilhin ang bagay na ito. Mayroon itong intelligent control system at ligtas na lugar na walang blind spot." Walang magawa si Blake. Ang dalawang idiot na ito ay lubos na nagpakita ng lakas ng mga ordinaryong babae. Wala sa mga makukulay na butil ang nakaiwas. Tinamaan sila sa puntong nagsisigawan, at halos umiyak na sila. "Mas masama ka sa akin." Naiinis na sabi ni Joseph. "Hindi ka mas mahusay." Napatingin si Blake sa kanya. Kabanata 269. Si Joseph Thomas, na namamaga ang mukha at binugbog sa lihim na si Lead, ay may mukha pa rin kutsain ng kanyang kapatid na babae at si Heather Sage. Awkward nang umiti si Joseph at tumahimik. Gayunpaman, tumayo si Logan Hall sa gilid at kinuha ang kanyang wristwatch. May nakita siyang pulang ilaw na kumikislap. "Ito ang kahilingan ng pangunahing koponan ng Preston para sa tulong. A-class distress call. Hindi ito larong pambata. Kapag umabot sa A-class ang sitwasyon, maaaring makaapekto ito sa libu-libong tao, o lilito ang isang karakter na antas ng War God. Alinmang paraan, magkakaroon ito ng malaking epekto. Ang ganitong uri ng kahilingan para sa tulong ay direktang napunta sa pangunahing koponan ng Central Plains. Kung magkamali, maaaring malurto ang mga imperial na gwardya ng Central Plains. Pangungunahan ni Captain Hatcher Murphy ang mga Imperial Guard. Logan, anong problema? Kumunot ang noo ni Sammy Dudley. May malaking nangyari sa kabundukan ng Preston. Isa itong A-class distress na tawag mula sa pinuno. Lahat ng miyembro ng Preston main team ay nakatanggap ng babala. Gulat na sabi ni Logan. Maraming taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang A-class distress call. Ngayon na ito ay lumitaw muli, ito ay tiyak na isang malaking bagay. Pinamunuan ni Steve Xavier ang kanyang koponan sa kabundukan ng Preston. Hinahanap ba niya si Tina Little? Mahinang tanong ni Blake Darby. Nag-aalala ang pinuno ng koponan na mawawalan siya ng kontrol at masaktan ang inusente, kaya personal niyang pinangunahan ang koponan upang mahuli siya. Medyo nag-aalala si Logan. Siguradong nasa malaking problema si Steve. Tumalikod si Blake at pinahinto ang makina. Hinaylan niya ang dalawang babae at tiningnan sila ng maging malalaking tabby cats. Nangingilid ang luha sa kanilang mga mata. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak. "Sige, tigilan mo na ang kalokohan mo. Pupunta ako sa Preston Mountains. Pupunta rin ako. Kailangang umalis ni Joseph. Siya ay miyembro ng Preston main team at nakatanggap ng A-class distress call. Hindi niya ito maaaring baliwalain at kailangan niyang tumulong." Nais ding pumunta ni Logan. Hindi naman tumanggi si Blake. Pinapunta niya ang Preston main team helicopter sa manor. Ang manor ng pamilya Darby ay 65 kilometro ang layo mula kay Steve sa isang tuwid na linya. Mas mabilis pumunta doon sakay ng helicopter. Si Blake ay hindi na lamang maupo at manood nang mangyari ang isang A-class na insidente. Bukod dito, ang bagay na ito sa huli ay sanhi ni Blake at ng iba pa. Direktang pinakilos ang itim na helicopter ng Preston main team. Nasa cabin talaga si Sebastian Wood. Halatang natanggap na rin niya ang kahilingan para sa tulong. Hilagang hari, bumaba ng helicopter si Sebastian at yumuko. Hindi pumasok si Blake sa helicopter cabin, sa halip ay pumasok siya sa sabungan. Personal niyang pinapilot ang S-97 helicopter na maaaring umabot sa bilis na 470 kilometro bawat oras. "Marunong ka bang magpalipad ng helicopter?" Nagdududang tanong ni Heather. "Ang blueprint ng helicopter na ito ay nagmula sa hilagang paaralan ng militar at ako ang taga-disenyo." Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Blake habang nagpapaliwanag sa kanya. Mapurol ang mga mata ni Heather. Natulala talaga siya. Anong klaseng freak siya? Siya ay kasangkot sa pagdidisenyo ng mga helicopter sa murang edad. Lahat ba ng mga henyo ay ganito? Pinapilot ni Blake ang S-97 helicopter ng madali. Bilang punong taga-disenyo, alam niya ang lahat ng mga kontrol ng helicopter na ito tulad ng likod ng kanyang kamay. Katulad ng pagkilala sa sarili mong anak. Maliban kung hindi sila biological. Mabilis na inayos ng mga payat na daliri ni Blake ang mga kontrol ng helicopter.
Noong una niyang idinisenyo ang S-97 helicopter, nag-set up siya ng dalawang sistema. Ang isa ay para sa cruising. Ang isa ay para sa labanan. Kapag ang huli ay nasangkot, ang bilis ay maaaring lumampas sa 600 kilometro bawat oras. Ang pagkonsumo ng gasolina ay tataas ng husto na magpapataas ng pagkawala ng makina. Gayunpaman, ang mga pagkalugi na ito ay katanggap-tanggap sa mga mata ni Blake. Inactivate ni Blake ang combat system at kinokontrol ang helicopter para lumipad sa lugar, sumipol patungo sa Preston Mountains. Pinanood sila ni Sammy Dudley na umalis habang nananatili siya sa manor. Binabantayan niya ang lugar na ito, natural para bantayan ang iba pang martial artist na sasamantalahin ang pagkakataong pumunta at manggulo. Kung ang mga dayuhang martial artist ay pumasok at kinidnap si Ginny Darby at ang iba pa upang bantayin si Blake. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Hatcher, ako ito, Sammy. Kuya Sammy, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sabi ni Hatcher. Dumiretso sila sa punto at sinabi kung ano man ang kanilang sasabihin. Hindi na kailangang tretuhin siya bilang isang tagalabas. Isang A-class na distress call mula sa Preston main team ang lumabas sa Preston Mountains. Anong nangyari? Tanong ni Sammy. Sumugod na ang mga tao sa main team. Ayon sa huling mensaheng ipinadala ni Steve, ay speculate na ang problema ay nasa 10 lalaki ng Preston Mountains, biglang tanong ni Hatcher. Nakapunta na ang commander, sagot ni Sammy. Kung gayon, pupunta din ako. Desididong ibinaba ni Hatcher ang tawag. Kung ang 10 lalaki lang ng Preston Mountains, hindi mag-aalala si Hatcher. Kung tutusin, sa lakas ni Blake, kaya niyang walisin ang buong kabundukan ng Preston. Ang tanging alalahanin ni Hatcher ay mayroong hindi kilalang panganib na nakatago sa likod ng bagay na ito. Kung nasugatan si Blake dahil dito, ang kapitan ng pangunahing pangkat ng Central Plains, si Hatcher Murphy, at ang commander, si Zane Ziegler, ay maaaring mamatay upang tabyusan ang kanilang mga kasalanan. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan ng opisina ng gobernador ng Kabisera. Umupo si Wesley Hader sa Golden Dragon chair at nakatulog habang nakapikit hanggang sa may pumasok na taong nakasuot ng straw raincoat. Si Nico Yates iyon, isa sa tatlong gobernador. Binuksan ni Wesley ang kanyang mga mata at ngumiti. Nico, hindi ka ba pumunta kay Ludwig? Bakit bumalik ka kaagad? Nakilala ko ang Western Army. Paos ang boses ni Nico. Nagniningning ang matatalas na mata ni Wesley habang nakakunot ang noo. Ang kanlurang hukbo ay lumitaw sa Ludwig. Sino ang nagpakilos sa kanila? Hindi ako sigurado. Ang kanlurang hukbo ay nakatalaga sa hanay ng bundok ng Seaman na nagbabantay sa linya ng depensa. Ilang dekada na silang hindi na-mobilize, pero lihim silang inilipat sa Ludwig. Pinaghihinalaan ko na tayo ang pinupuntirya nila. Walang tinatago si Nico. Hindi nagtagal, nakatanggap ang kabisera ng garrison ng balita na si Matthews, ang commander ng 8th Legion ng Hilagang Hukbo, ay tumawid sa hangganan at pumasok sa bangko. Ginamit niya ang Hilagang Military Sword Token para patayin ang isang war god ng Zuko Association. Nakakahiya ito kay bangko. Tila isang maliit na bagay, ngunit naiintindihan ni Wesley ang kanyang kapatid. Malamang na gusto nilang pilitin si Bangko na kumilos at gamitin ang pagkakataong ito para pakilyusan ang Hilagang Hukbo upang pumunta sa Ludwig. Nais nilang magsimula ng isang matinding digmaan at bawiin ang 36 na isla sa Ludwig na naghihiganti sa kahihiyan ng Hukbong Ludwig. Marahil ang pagkilos na ito ang umakit sa kanlurang hukbo sa Ludwig. Ito ay hindi upang ipagtanggol laban sa 3 bansa sa labas ng Ludwig. Malamang hinaharangan nila ang Hilagang Hukbo. Pinipigilan ang Hilagang Hukbo mula sa paglipat sa timog. Sino ang nagpakilos sa hukbong kanluranin? Ngumisi si Wesley. Anong magandang plano? Ang pagpapakilos ng mga kabalyerya sa kanluran ay nakatago sa mundo. Ang garrison ng Kabisera ay nagbabantay sa mundo, ngunit wala kaming natanggap na anumang balita. Nakabantay pa nga sila sa opisina ng gobernador. Ang bagay na ito ay hindi simple. Sabi ni Nico sa mahinang boses. Dati, sa asyenda ng pamilya Darby, dahil sa usapin ni IQ Takagi, sinamantala ni Blake ang pagkakataon na magdulot ng gulo para sa Zuko Association.
Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang magpadala ng mga tropa sa Ludwig upang bawiin ang 36 na isla ng Hansworth at ipaghiganti ang hukbo ng Ludwig. Gayunpaman, tiniis ito ni Banco. Kaya lang sumuko si Blake. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nagbabantay at lihim na pinakilos ang kanlurang hukbo upang baguhin ang garrison sa Ludwig. Ito ba ay upang labanan ang 3 bansa sa labas? Bullshit. Si Blake, ang hilagang hari, ay napakakapangyarihan kaya't hinihintay niyang kumilos ang 3 bansa sa labas ng mga hangganan upang samantalahin niya ang sitwasyon upang ilipat ang hilagang hukbo sa timog upang mabawi ang 36 na isla sa Ludwig, sirain ang bangko, at mag-higanti para sa hukbong Ludwig. Dahil sa planong ito kaya natakot si bangko. Mas gugustuhin nilang isakripisyo ang War God ng Zuko Association kaysa bigyan si Blake ng dahilan para magpadala ng mga tropa sa Ludwig. Sa makatuwid, hindi na kailangang magbantay laban sa 3 bansa sa labas ng Ludwig. Hindi sila ng ahas na gumalaw. Kabanata 270. Gayunpaman, ang kanlurang hukbo ay suportado ng pamilya Mandor. Ang kanilang ninuno ay ang sinaunang dalubhasa sa Rurok, si Charlie Mandor, na nalampasan ang antas ng hari. Ang makapangyarihang pamilya ay may kasaysayan ng higit sa 1,000 taon. Ang kanlurang hukbo ay lihim na inilipat sa Ludwig. Kung hindi sila magbabantay sa 3 dayuhang bansa, sino ang kanilang babantayin? Sila ay nagbabantay laban sa hilagang hukbo na paparating sa timog. Bahagyang naging malamig ang ekspresyon ni Wesley Hader. Agad siyang umalis para hanapin si Dominic Lowe. Siya, si Wesley, ay gustong magtanong kung ano ang ginagawa ni Dominic. Pinipigilan ang hilagang hukbo sa pagpunta sa timog. Ano ang gusto nila? Ang hilagang hukbo ay pumunta sa timog upang mabawi ang 36 na isla sa Ludwig. Ang utang sa dugo ng 700,000 sundalo ng Ludwig ay dapat bayaran ng 3 bansa sa labas ng mga hangganan. Ang hilagang hukbo ay ang kahalili ng hukbong Ludwig at minana ang gintong banner ng kilin. Ito ay isang mahigpit na batas ng hilagang hukbo. Ang mga lumabag sa prestihiyo ng Hansworth ay papatayin ng walang awa. Ang mga gustong magplano laban sa kanila ay sasalakayin at papatayin ng malamig na espada. Ang mga pumatay sa mga kasama sa hilagang hukbo, kahit na kailangan nilang mamatay, dapat nilang bayaran ang utang na ito ng dugo. Ang 3 bansa sa labas ng Ludwig ay nagbalak laban sa 36 na isla at sinakop ang mga ito ng higit sa 40 taon. Napatay nila ang 700,000 kasama sa hukbo ng Ludwig at bumuo ng isang awayan ng dugo. Nilabag nila ang prestihiyo ni Hansworth at pinahiya sila. Bakit hindi makapunta sa timog ang hilagang hukbo? Ang pamilya Mandor ay namamahala sa 300,000 elite ng kanlurang hukbo. Sino ang pinakinggan nila? Gusto ni Wesley na bigyan siya ni Dominic ng paliwanag para sa bagay na ito. Kung hindi niya ibibigay ang paliwanag na ito, ngayon, siya, si Wesley Hader, ay haantong sa lahat mula sa opisina ng gobernador na umalis sa kabisera at bumalik sa hilagang teritoryo. Sapat na si Wesley sa kapaligiran ng kapital ng kapwa panlilin lang. Sa sandaling ito, sabi ni Nico Yates, bumalik ako kaagad sa pagkakataong ito dahil nakatanggap ako ng paalala mula sa young master ng Western Army, si Joshua Mandor. Binalaan niya ako tungkol sa pag-alis kaagad ni Kuya sa Preston at bumalik sa hilagang teritoryo. Ano? Puno ng gulat at galit ang mga mata ni Wesley. Ang pangungusap na ito ay hindi lamang isang babala. Ito ay tulad ng pagsasabi sa mga tao ng hilagang hukbo na may gustong hawakan si Blake Darby. Ang taong gustong hawakan si Blake, ito ba ay isang sekta, isang aristokratikong pamilya, o isang makapangyarihang pamilya? Talagang lilito ang isa sa 3 magagaling na entity. Hindi mahawakan ng kabisera si Blake. Ito ay dahil tiningnan ng kabisera si Blake bilang nangungunang bituin ni Hansworth. Magbibigay na sila ng titulo kay Blake sa panahon ng opisyal na seremonya ng Mountainish at dalhin ang kapalaran ng bansa sa kanya. Sa makatuwid, sigurado si Wesley na ang taong gustong hawakan si Blake ay dapat na nagmula sa 3 dakilang entity. Ang mga mata ni Wesley ay puno ng layuning pumatay habang sinabi niya sa mahinang boses, makipag-ugnayan sa hilagang teritoryo at sa hilagang hukbo. Unsheath ang iyong malamig na espada at maghanda upang pumunta sa timog anumang oras.
Nang matapos siyang magsalita, ang buong bulwagan ay napuno ng layuning pagpatay. Gayunpaman, isang galit na boses ang nagsabi, hindi ka pinapayagang gawin iyon. Dumating na sa opisina ng gobernador ang puting buhok na si Dominic. Hahanapin na lang sana kita, Duke Low. Ngumisi si Wesley. Ang kanlurang hukbo na inilipat sa Ludwig ay walang kinalaman sa hilagang hukbo. Huwag kang makialam. Personal na nagpakita si Dominic para magpaliwanag. Sa tingin mo ba, parang 3 taong gulang akong bata? Bakit lumipat ang kanlurang hukbo sa Ludwig kung hindi upang pigilan ang ating hilagang hukbo na lumipat sa timog? Tanong ni Wesley. Ito ay hindi na siya ay nawala ang kanyang cool. Ang kanlurang hukbo ay inilipat sa Ludwig. Gaano kakila kilabot ang mga kahihinatnan para sa hilagang hukbo? Sa sandaling ang kanlurang hukbo ay nakatalaga sa Ludwig. Kung mayroong anumang mga abnormal na paggalaw sa hilagang hukbo at gusto nilang pumunta sa timog, ang kanlurang hukbo ay maaaring magtungo sa hilaga at pigilan ang hilagang hukbo. Nang walang pagpigil ng hilagang hukbo, si Blake ay nahiwalay at walang magawa sa Preston. Kung may nangyari sa Northern King, ang mga sundalo ng Northern Army ay tatalian sa hilaga at hindi agad makakatungo sa timog upang tumulong. Panuunin lang nila ang pagbagsak ni Blake. Kaya naman galit na galit si Wesley. Ang kakaibang paggalaw ng kanlurang hukbo ay umabot sa ilalim ng lahat ng nasa hilagang hukbo. Bilang duke, tiningnan ni Dominic ng malalim si Wesley. Tumayo siya habang nakatalikod ang mga kamay at mahinang sinabi, parang may mga bagay talaga na hindi mo naiintindihan. Sa lahat ng mga taon na ito, ang hilagang hukbo ay may itinatago. Medyo nakakatakot. Nakaramdam ito ng takot sa lahat ng makapangyarihang pamilya. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tumingin si Wesley. Bahagyang napabuntong hininga si Dom Inc. Umupo ka at mag-usap tayo. Nang pumasok ang Northern King sa kabisera, siya ay nakipag-away sa iba't ibang makapangyarihang pamilya. Nang maglaon, pinatay niya ang kanyang paraan sa pamamagitan ng Numar at bumalik kasama ang isang nakatagong ahente. Ito pala ay ang deputy commander ng Imperial Army ni Linner, si Sammy Dudley. Ang mga nakatagong ahente ng hilagang hukbo ay medyo nakakatakot na ginagawang hindi mapakali ang iba't ibang makapangyarihang pamilya. 3 araw na ang nakalipas, isang lihim na kumalat sa kabisera na ang batang Panginoon ng kanlurang hukbo, si Joshua Mandor, ay isang nakatagong ahente ng hilaga. Isang nakakagulat na balita ang ibinunyag ni Dominic. Ang 300,000 elite cavalrymen ng Western Army ay matapang at mahusay sa pakikipaglaban. Isa sila sa 7 dakilang legion sa bansa. Ang una ay ang hilagang hukbo. Ang pangalawa ay ang Western Army. Ang pangatlo ay ang katimugang hukbo, na kilala rin bilang Southern Handsworth Sword. Ang 7 legion ay pinamunuan ng hilagang hukbo. Pangalawa lamang sa kanila ang hukbong kanluranin. Gayunpaman, ang hari ng kanlurang hukbo ay matanda na. Ang kanlurang hukbo ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng Young Master Joshua Mandor sa halos 10 taon. Ang kanyang talento ay napakaganda at pambihira. Gayunpaman, ang pamilyang Mandor ng kanluran ay isang makapangyarihang pamilya na naipasa sa libu-libong taon. Naturally, sila ay itinuturing na bahagi ng makapangyarihang mga pamilya. Ang hukbong kanluranin ang ipinagmamalaki ng mga makapangyarihang pamilya. Madalas nilang pinag-uusapan kung paano sila makakalaban sa hilagang hukbo. Ang Young Master na si Joshua Mandor ay hindi mas mahina kaysa sa Northern King. At ngayon, sinasabi nila na ang batang Panginoon ng Western Army, si Joshua Mandor, ay nag-espiya mula sa hilagang hukbo. Sa sandaling lumabas ang balita, lahat ng miyembro ng makapangyarihang pamilya ay natigilan. Halos sumabog ang iba't ibang makapangyarihang pamilya sa kabisera. Nagpadala sila ng mga tao sa kanluran upang magtanong kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay tinanggihan ni Joshua Mandor. Sa makatuwid, ang lahat ng mga makapangyarihang pamilya ay nagpanik. Ang pinakalihim na mensaheng ito ay ang layunin ng pagpapakilos ng 300,000 elite ng kanlurang hukbo sa Ludwig. Inilagay nila si Joshua Mandor sa kabilang panig ng hilagang hukbo. Bahagyang walang magawa si Dominic. Hindi ko alam ang hakbang upang ilipat ang kanlurang hukbo sa Ludwig. Dahil ba kay Gordon? Kumunot ang noo ni Wesley. Bahagyang tumanggaw si Dominic. Si Gordon Low ay ang kanyang biolohikal na apo.
Dahil kay Gordon, ang relasyon sa pagitan ng pamilya Lo at ng hilagang hukbo ay kainahinala din. Ang lahat ng uri ng malalaking shot ay natipon sa kabisera, at ang isang maliit na bagay sa likod ng mga ito ay maaaring magdulot ng hindi mabilang na mga haka-haka. Kaya naman, mahinang sinabi ni Dominic, maupo ka muna sa opisina ng gobernador. Kapag nasa kabisera ka, magiging hadlang ito sa iba't ibang makapangyarihang pamilya. Sa hinaharap, pagkatapos kong maging 100, mamanahin mo ang posisyon ng duke. Isa pang pasabog na balita. May intensyon si Dominic na hayaan si Wesley ang pumalit. Aabutin ng hindi bababa sa 200 taon para pahirapan ka hanggang mamatay. Napangisi si Wesley. Ang mga taong binigyan ng titulo ng hari ay maaaring mabuhay ng 300 taon nang walang pinsala o sakit. Not to mention Dominic, a 9th level king. Ang mga salitang ito ay agad na nagdilim sa mukha ni Dominic. Ang mga bagay ay pagkatapos ay naayos sa opisina ng gobernador. Sa kabilang banda, sa hilagang teritoryo, parang walang nangyari. Sa pangunahing kampo ng hilagang disyerto, ang 10 pinakamalupit na lalaki ng hilagang hukbo ay natipon sa bulwagan. Umupo si Luther Cardon sa kanyang wheelchair at tumawa. Ang kanlurang hukbo ay inilipat sa Ludwig. Maaari nilang pigilan ang ating hilagang hukbo sa paglipat sa timog anumang oras. E paano kung harangan nila tayo? Wala lang. Tamad na sabi ni Danny Kay. Ngayon, tila nagbago ang 10 kasama. Hindi sila galit na galit gaya ng inaakala ng isa. Parang walang pakialam sa kanila. Tumawa si Luther, hindi ito mabuti para sa ating hukbo sa hilagang bahagi. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Maglipat ng 3 legion para sirain sila. Papayag ba si 9th Brother? Naningkit ang mga mata ni Quals na nakasuot ng puti.